Okay, magandang umaga po. Muli, anong araw ngayon, Mr. Fred? Araw po ng Huwebes. Okay, buwan. May 27, 2021. Okay. Malinaw pa ang memorya ni Lolo Fred Cortez. Opo, good morning Central Luzon. Good morning Philippines. Good morning Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayapayabak po kay Kong Pengarik at Kapatahad. Hanapin ning Visaya, maayong buntag sa inyo lahat. Kaya Visaya ito? Oo, maayong buntag. Kaya Ilocano? Ilocano, naimbag ti Aldaw, kagabsat ka da kayo. Mm-hmm. Okay, Maranao. Good morning, Central Luzon. Mayapayabak po ka rin nga ganang makarandam. Okay, na kay... Balibago ang ilasin, gawin ng tama. Fred Cortez. Kapitan Tony Mama at kang mga kagawad. Oh, dakala makarandam kayo katang kapatad na Muslim. Ah? Okay na kare lang. Salam alaikum, malaikum salam. Ah, okay. Keep halik, alhamdulillah. Okay. Oh, yan, buta malam. Kompleto yan. Kompleto yan po, kompleto. O, tangalimbawa ka rin itang suicide bomber, nagugulisak na. Allahu Akbar! Hey! Buri na sabihan po ni Allah. Salam alaikum. May God be with you. Okay. Yan. Isang lahi at isang dungo ang yes. Nananalaytay sa ating ugat. Ako'y Pilipino! Yes. Pilipino ka. Pilipino tayo. Bala ko, apo na kang Genghis ka. Ayaw, masala po rin yung magirandam. Yung gagawa na ning mga balibago, kagawad Harold Texon, kagawad Nards Nikaw, kagawad Carlito Makoy, kagawad Reyes, natapunan din. Yan po, public servant lang po rin. Alo pa naman din kapatang tamong Tony Mamak. Gawin ang tama. Good morning, Central Luzon. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. Salam alaikum, yung mga kapatid natin dyan. Sa Saudi Arabia, sa Dubai, sa Middle East. Magandang wala naman kasi comedy. At sa buong mundo. At sa buong mundo. Nagiginig po kayo sa Action Balibago. Sa buong mundo. Eh, may kakalinguan ni paring Odilon Anisete. Odilon Anisete, Las Vegas, United States of America, and Alan Cortez of Mission Viejo, California. Paano may ngobra ng paring Dilon ka rin? Nangobra na? Bayang mayor ka rin, Las Vegas. Paring Odilon. Morning. Kamusta ka dyan? Good morning. Las Vegas, USA. Eh na yata bisang buli. Malagad mo naman. Aba, kasitang opportunity mga yan. May regul niya ka rin. 5'7 na ngayon eh. May regul na ngayon. Wala, may regul niya. Dati 4 yabo, 5'7 na ngayon. Mamanganyang. Kasi mamanganyang musa. Kailangan munta ka naman Las Vegas. Kasi mamanganyang mansanitas, ngayon mansanas na. Ah, okay. Dati mansanitas, ngayon eh. Mansanas. Good morning po, kareng Mac Random, kareng CCW, kareng Guardians, Kikatan Supremo, Kapitan Tony Mama, deng Guardians, deng Tan, deng CCW, deng Tropang Crime Watch. Saka na Mac Random kami? Wow, remong ka batch ko, Sir Fred. Batch RCC, deng RCC. RCC oh? Batch 7677. Evening department. Yan. Kumusta ko nga po? Kumusta ko po? Eh hanggang RCC alumni, kumusta lang? Yes. Baka pilin reunion nyo kanyan. Ha? Reunion. Mga labas-labas na rugo yung pecha, pero itang pamitipon-tipon, oh. Balo mo na, pete na ang COVID. Ito pa sa pandemic eh. Oy, COVID-19. Makulang kayo sa Pilipinas. Sabi me. Makulang kayo. May gulisa ka ng pinggit. Makulang kayo. COVID-19. Makulang kayo. Makulang kayo. Coronavirus. Gulisa ka ngayon, masika! Mako again! Tango, masika na, masika! Nakalunod na ang mga lunas! Wow! Masika na, masika! COVID-19! Yeah! Coronavirus! Nakagulisa ka ngayon! African variant! Kung sala po rin, PIO, naningang ilasini, Taliburang Tam, Arner, San Pedro, Deng Pangilinan, ang po rin beautiful and mga santing na staff na ning PIO na ning Angeles City. Nga po, kumusta ko po again? Deng keng, keng ano ka ng Magobra, keng siyudad na ning Angeles. Pa, Poteo Balo, Kamed, Biedano, deng mid-year bonus na ning Angeles City. Dakil po salamat kang Mayor Pogi, nasitin. Oo, Piro mo, takala, million yan ha. Ang tandaan may tangkaya, kapilang pa mo, belitare, tinangkaya. Triple variant. Ay, hindi mo na ito. Bala ko pin. Pero, yung Erabalo, dapat ang pigaganakan. Itang parang variant pa.
Ay, Barian, Barian! Nako ka, Ken! Itang kalbo, Barian! Well, ay ka! Itang peka, mga katakot! Nako na ka, Ken! Ana, anayabi-abeta mo po, Ken, panalangin ka nga pong Gino. Magdasal po tayo para maalis na itong variant na ito at saka itong COVID-19. Pero bala mo, layang ka balak-balak mako eh. Oo, nina. Huwag ka po rin nagkating Pilipinas. May akakating datos na ning DOH. Oh. Balang patwasan niya. Ano ng baba, ano ng dagol. Kuwaro ko. Wala naman tao. Ewan mo naman ay agwanta. Wow. Kaya ka lang ba daro kong maka-lockdown? Mm. May nga lakola obra. Yan. May nga lakola pamangabiyayan. Yan. Ultimuro kong mag-tricycle. Nung emang ganyan tricycle, papalwal na yun itang magibandi kaya siping ng bale. Mm. Manakita niya nga doon dalan ng Aldo. Magibabandari yaro. Doon dalan, maragul na. Wow. O, patang kay, may ka maigpita lockdown kaya itang purok da. Ha? Nung emang kayong meto nga baryo, kaya itang mga niya na purok, liya lockdown, dahil wala nakalakan nung ring mag-positive. So, elamilwal. Makanalulor kung manakitan din. Patang kay, itang ayuda, keng agpangke report, kenda kala report. Yapin. Eh naman talagang milalaganasan detang dapat dinan eh. Yapin. Alam mi rirena nang gyaro kung ita mong tinape. Mm. Mm, kape. Oh. Ala bas ming danop mo kanita. Yan. Eh. Nung wala mga bias eh, pero dapat keng gobyerno lalo na kay local government, kareng barangay level. Yan. Ela dapat milalako diskarte itang dapat maging resourceful lang. Correct. Ha? Nung maging resourceful yung metong manungkulan at inyang magaling na diskarte kaluban ng timak ni Balibago. Siyempre. Kapag marugul kayo yan. Siyempre. Diskarte yan eh. Wow. Oh. Aksyon nga. Ela dumano pelang mga pagburenteng karelang may Mario. Ay kaluguran na lalang din senior citizen. Patutura rin barangay deng membalang kayong barangay Balibago. Oh. Hanggang kapilan. Basta't pwede pang tagal. O pwede ya pang lumaban ng darating election. Yung kay katangkaluguran ni Barangay Captain Timak. Eh malyari nga lungob eh. Eh malyari nga sumambot. Bakit? Masadig ya performance. Uling itang kayang performance, itang legacy na. Demen eh. Nigawain. Bubuladas. Nigawain Balibago Barangay yun. Nikababa pang construction. Magtakayapin ng gobyerno. Ano mo ang pangkembalo mo? Ano mo itang mga sating harapan ng Balibago? Magigitsampilan milyonis yung may ganap. Bukod keng Mitala ka dyan Barangay Hall. Minda naman pong Bisaya, balot na yung Barangay Hall. O kasi din, kumpare na. Naging lakbayaral kaya yan. Kapin. O, nanu ba? Then, kumpare na, pang kaluguran na, yung arkitekto, pang engineer, libre, yung karelang pamagservice yung Balibago. Nami kami na siyang Balibago. Dakala sinaw. Nung ngayong madiscarting mo itong tao, may itong nga manungkulan. La ka. Mabagal yung progreso eh. O na yung pingketang discarting na, nanu pa yung balo mo, amilyaring masanting Balibago. Then senior citizen, itong yung mga senior citizen po, pag meron pong nag-birthday, meron cake, meron pang pera. Ay, ito, Emilila ko ito. Kaya manuha ko itong masanting discarting, sabi mong legacy, potang talagang enebisang manungkulan. Barangay Captain Timak yung Balibago. Okay. Siya yung mita siya level. Mira siya keng city level. Kaya maging consul, vice mayor. O etabalo, darating pa naman, baka maging mayor na ng Angeles, ha? Opo. Metong pang pwede rang pagdulapan. Deng, man taga Balibago, ba ang tabalo ra? Nung naming gawa na. Ang sariling berting station. Ing Balibago. Yan. O, rin po rin mga santeng. O, yun ang paggawa ng building na rin eh. O, kining naman lugar. Kining and farm. Kaya tatala ka rin yan eh. Binusi na kanunitang mamuting-muting ame itong ako siya. Ay, muna sabay lagi. Makuting-kuting nito. Ay, hamiyarap kami nito. Dakal ko balo. Eras, pwedeng i-challenge din. Uling sasabihan na rin fiscal kay ombudsman. Oo. Hanggang nanumang panahon o nanumang aldo. Na sinabi na? Numburi mong ilob, detang additional evidence, labang ka rin yung demanda mo, maka-open yung ombudsman. Okay. Mm-hmm. Ako, manahimik ka ta, Mr. Fred. Ito pero, galo. Pero kami, merong magandang balita. Ang magandang balita po, alos ma-approve na yung bayanihan 3, malapit na pong i-approve ng Senado at Kongreso, bayanihan 3 para sa lahat ng mga Pilipino. Okay. Yan ang magandang balita. Okay.
Ibig sasabihin to, Mr. Fred, itong oriente pa. Awa, nakaya pa magawa. Maging legacy na ning Balibago. O in dating Karang Street, Street Kenny King Mountain. Mega Walden Dalan. Lalbogla, Mr. Fred. O hindi, Mega Walden Dalan. Pusad. May nga level no rin. Yapin, yapin. May yapin. Kasimiento lo. Kenny po, wala nang albog. Okay. O rin din, kakalingwan din tao. Congratulations po kayong kapitan po rin kagawad. Ang po rin government employee na ning Balibago. At saka kami, Aros, Zero. Alos zero in illegal drugs kahit yung Balibago. Okay. O ito yung masanding nga balita. Oh. Eh, but, dakalta pa, nung Toro Santamo yung ganang-ganang may nga palyaring mga santing yung Balibago, asabi tamong, eno man sana marandaman duguret ang kamag-anak da rin yung dati may mga magkapit ang keti. Oh. Pero, limbog lang ang popularidad kantima. Aliba, alam biro yan. Aksyon man niya kasi eh. Metong mupining kay, metong mupining maging kay ganita, kitang milabasa na eleksyon na niyang barangay eleksyon kay ni Balibago, niya lumaban niya yung agilana ng Aquiles. Mantarsan. Mantarsan. Yung aliway pa rin timak nga kalaban. Aliway, aliway. Yung mikibalena. Pero, makanyan man, maging number one konsilorya pa itimak. Congratulations po! Mga intuliran nito, partner. At talagang din tao, eran eh, Burimbili. Kapitan Mamak na ning Balibago. Bakit? Uli na nito nga kaya da servisyo. Balo mo yung pendapat na kaya ning Timak, balo ko eh. Mididiktihan niya yan eh. Gyan eh, kung man marala sa makalual, uli na ning punyetang COVID. Eko lulwal! Ikaw, senior citizen, ha? Teka nga, karapat. Baya ko lumal ko. Ha? Lumal ko, senior citizen ko. Masyas ka muntok. Public servant ko halo pa ng Kapitan Tony Mamak. At saka, Ahmed. Kaya sasabihan lang ito, lulwal, Mr. Fred. Bisa ka, Tebisa, lumal ka pa mo rin, eh. Mo naman naiwasan isang... Frontliner kay po. Pangang public service mo, eh. Agyang-gyang kambale, nung limbalod ang... may papasnola po tang pupunta lang daga keng si sensing dang problema. Ang gyang pakapakanano may susolusyonan. Kung na may anditan ning barangay kapitan. Ay, good morning po, anditan. Kapitan. Kaya misan, di pa sa pasarekan o, kaya ni City Hall. Kaya tang problema na, sera day tang dalan. Ano? O te mo sabihan, o te mo kaya, era ka rin balo. Balo ra ako. O te, sera day makanyan, o te mo sabihan kang Don Dizon, yung city engineer. Are ana pinasanap kay makanya nana itang kay pintala ko pinasanap kay makanya nana o pipasa-pasa re o tara yak pintalan miyo oh o mi bukla yung kay mi bukla ay tandala mega solution o makanya na namang buri na sabyan tatakot la bari ka na wali sabyan may itang katuliran ubat kailangan niyang ibuklat itang dalan ha lalo na nung access road ya kamed access yo access road ya. Kasi atin niya sulating kaya yung DepEd, yung principal na ng Eskwela LNW. Magreklamo yung kang Kapitan Tan. Kapitan Tan. Ot si Rade po itang dalang karna na ilamilob din truck mo yan. Wapin naman. Inarkilamin truck. Ang pom-bom-bom. Para itrim mila rin yung tanamang kini. Usin dengue nga ra. So makatuliran niya itang dahilan. So papakit na kanu kening kay, kening city engineers para buklat data. Papasara na yung mga traffic. Kin traffic, pasara yung kayong nungnuka rin. So, yung tao may liyuya. Yung ala na yung balong puntalan, pintala na ako yung bali. O, ito naman, sinopanta na yaman. Kami po kasi, hanggang makapainawan na kami, ako buri ko sana, painawan na akong diretso, Mr. Fred. Ba, sinawan public akong, servant ka, kalupan ng Kapitan Mama. Sinawan na akong manyapingil. Public servant ka. Mr. Fred. Buri ko sana itang magpainawad talang talaga. Kamer. Ano yung balo yo? Once you become a public servant, you will die as a public servant. Yeah. Makanya yata, ang gambate ka. Oh. Kaya biya ko po kayo ni Fred Cortez. Lumakad dyan ni Balamor at ang bigot. Kamer. Bagal, uli na nitang bisa ka tayo bisa, hanggang masikang kang masikang na katawan. Kitang anak-anak ka ta, Mr. Fred. Makapanumbok ka tandamulang, liluyo pa nung mga toko eh, ha? Pero ngayon, upotang tutuwa na ka, talagang mag-deteriorating ka na gano'n. Kami ito, may kakalunan ka sa iyo, Nana. Oh. It is important to be born in this world, but what is more important,
what you have done in this world. Nung nanang gawa mo masanting ang pangmayap kitik inyato, yung legacy mong malakwan. Milyonaryo ka, makwalta ka, lakang gawa, ala ka. Pero, hindi mo gagawa ng Kapitan Mamak. Yan yung legacy, dalan. Munta ka balibago, wala kang agit ang basura. Kompleto, malinis, kaya balibago. Sana makarandaman niya, oh. Makarandam lang rin kay City Council. Oh, nani sa? Balo itang diskarte ng Timak, uling dati ang pulis yan, kanyang intelligence. Magaling niya po yan. Oh. Balo kayo, may didik, kanita pa niyang pulis oh, yan pa yan. Na-discarte na. Reng, eh mo naman na dayo, lalo na kitang pamapaling labang kay droga. Gano'n ka rin barangay, dakal. Hale? So, yung ginaingiwa, napaksabihan mo rin pengari. Ilang mismo suko rin anak da. Oh, oh, oh. Santing yan eh. May ning lugar na gawa na ngayon eh. Kanino mumulat kaisipan, deng hanggang may ngaliling dala na rin. Deng hanggang may nga bisibisyo nga rin. Ating magpawas lakin, mamagobra. Ha? Ating may nyese yung babigyan, detang livestock. Wow, wow, wow. Impaktakan mo hanggang may nyesi yung makanya, nalambaw, alanglango. Sa atin lang diskarte, atin lang sistema eh. So, nakasanting. Pupunta kanita kayo eh. Kaya ba rin, bala mo, marirehabilitate, detang gagamit. Mm-hmm. Okay, sa akin, makulong yung anak na, may gastos lang pa. May go, so, kayo barangay, makanya gagawa na. Wow. O, ba't kukontran? Dala yung makuting-kuting kay council. Ano lang kaya utak din? Tame, dala para-pareho din paliri, tamo. Hindi, isto masantingin mo kukontra. Dala para-pareho din tao. Dapat pinsuportan mo. Yapin. O, isto masantingin yung mayap yun. Suportan me. Bala mo, chinyars de pang bala mo itang illegal detention. Ha? Atin lang concept din pengarid ha. Nung manene menor de da din yung kay, yung rehabilitate na kayo. Oh. Detang at tuna kayong edad kalupa mo. Hanggang matuwa na kasi mag-drugs na ba. Ha? Ang gagawin, dati lang self, kahit, consent, nanita. Itang atin lang, paintulot. Atin lang agreement. Agreement. So, dakal naman po, alos. Then hanggang re-rehabilitate na, may saliyan sila. Kaya naman kami, dalos zero ang illegal drugs dito sa Balibago eh. Na-minimize. Wala ka ng balita. Talaga. Wala ng balita sa mga nagtitinda ng anong illegal drugs dito sa Balibago. Maging kaya ben ang kagawad. Balo ko lang. Wow. Kagawad bong. Magobra la rin. Mm. Talagang agyang nang oras. Agyang ilaman. Nanita nga man naman Fred Cortez. Deng kagawad. Datin lang schedule. Wala mo itang officer of the day. Officer of the day. Oh, nung agyaman nila. Okay, agawad na Harold Texon. Agyaman nila makaischedule. Agawad Nick daw. Agawad McCoy. Deng halos. Agawad Gays. Agobra lang. Agyaman makaischedule. Istong ating kailangan na obra. At minaos nung kapitan, datang naman. Oh. Makanyan lang kadetermine para mag-service. At saka kahit na hindi kaka, na... lang ang pure, manong ko lang kami. At saka kahit na hindi na kay-schedule, nandun sila sa barangay, makakausap mo sila. Dapat makanyan lang ang Sir Fred. Oo. Eh nakalupa kay kami rago. Ay ko balo na yun, nung gagawan daw pa. Pero sana nakikinig itong DILG director dito sa Angeles. Hindi ko sasabihin dito sapagkat galit ako sa mga barangay official sa amin. Oh. Pero nalaman ko. Nalaman ko na yung ginagawang advance sa sweldo nila. Oh. Limbawa, January. Oh. I-advance na nila buong taon. Ba. Kaya alos wala kang makikitang kagawad sa barangay. Eh. Meron bang ganyan? Oh, may makikita ka lang, may madadatnang ka dyan. Yung barangay secretary, yung lupong tagapamayapa. Oh. Ha? Yung exo siguro, nandiyan. Dyan. Oh. Oh. Pero yung mga kagawad, kung hindi niya duty, hindi ko alam kung... Allowed dito sa DILG. Kung hindi yung araw na duty mo, wala ka sa barangay. Pero dapat daily nandiyan sila eh. Anytime, kung hindi naman pare-pareho ang oras at pagkakataon. Eh kung halimbawa, ang daming kasong dumating ngayon, eh nag-iisa itong kagawad. Paano niya susolusyonin yan? Diba? Tsaka, dapat maraming opisyal. Kung ilan yung inilal nating opisyal, 24 hours, nandyan sila sa barangay dapat. Bakit? Abay, kung hindi man po matatawag na sweldo, kung honorarium yan, honorarium. Ha? Honorarium. Pero may mga binabalak na panukalang batas na gawin ng sweldo yan eh. Hindi ko lang alam kung pinatutupad na yung Magna Carta Bill ni Bongo eh. Ha? Na Magna Carta
para sa barangay? Ha? Hindi ko alam kung matutupad gusto ni Presidente Duterte yan. Dapat magkaroon na ng plantilla yung mga nagtatrabaho sa barangay. Hindi lang yung mga mandated officials, pati yung mga appointed officials. Baka ginagawa na ni Mayor Sara Duterte sa Davao yan. Kahit magandang kanyang panunukulan. Pero dapat magkaroon tayo ng update dyan sa DILG kung yan bang Magna Carta for Barangay, andyan dyan na para maisayos natin yung struktura ng mga nandiyan dyan sa barangay, yung mga nanunungkulan. Meron ng fixed benefits, mga yan. Pagka okay. Sinabing Magna Carta, Mr. President, yan. Pinag-usay eh. Mm. Pinagtibay yung yung mga alituntunin sa magtatrabaho sa gobyerno sa barangay level. Yan. Meron ng Christmas bonus yan, etc., etc. Kagaya ng mga nagtatrabaho sa City Hall, sa gobyerno talaga. Hanggang ngayon mukhang wala pa eh. Sa nakikita ko lang ha. Pero dapat isayos yun. Sabi nga ni Bistek, nung pinag-uusapan yung pagbabago sa ating saligang batas, yung magkaroon ng charter change nung panahon na pinag-uusapang mainit yan. Sabi ni Bistek, narinig ko siya. Ano sabi niya? Hindi pa man natin napapagtibay yung local government units. Bakit magbabago na tayo ng saligang batas? Sabi niya, may punto eh. Sabagay. May punto si Bistek. Sabagay. Pagka pinag-ayos mo, let's say, limbawa, yung mga nasa mandated level, yung mga kagawad, kapitan, walang pinag-uusapan dyan eh. Pero pagdating sa mga iba pang sensitibong posisyon sa barangay, let's say, limbawa, yung mga lupong tagapagpayapa, ginawa ko yung barangay prosecution ngayon. Baka hindi nalalaman ng mga lupong tagapagpayapa at nakakapanood sa amin ngayon at nakakapakinig. Ano? Ang barangay prosecution, anuman po ang ginawang resolusyon sa isang kasong kanilang dininig sa lupong tagapagpayapa office, yan na ang pinagbabasihan doon sa piskalya, sa prosecutor's office. Kung halimbawa hindi naayos sa barangay, mag-i-issue ng certification to final action. Yun na ang kanilang pagbabasihan. Ang tawag dyan, final and executory. Hindi pa. Pag na-approve na sa lupong tagapayapa. Hindi pa final and executory. Yung certification to final action, dahil hindi naayos sa barangay prosecution, pupunta na yan sa prosecutor's office. Doon naman nakasimangot yung nasa prosecutor's office. Maraming kasong po. Dapat po wag po kayo. Kumari po, wag po kayo magbigay ng certification to file action. Sa barangay pa lang, na-solve na yung problema sa barangay. Kaya nga nilikha yung barangay prosecutor's office para yung nakatambak na kaso doon sa korte ay hindi na madagdagan. Alam po ba ninyo na dati-rati ano lang yan, kilukilong mga papilyon. Yeah. Ngayon, ito nilada na. At saka, maraming nabimbim din na kaso. Yeah, at saka kami, ang purpose ng Lupong Tagapayapa, the purpose of the Lupong Tagapayapa is to settle the dispute in the community, in the barangay. Correct. Yan po ang purpose ng Lupong Tagapayapa. Kaya yan ang ginagawa ng Barangay Balibago. Kaya ano sila, awardee sila eh. Yung barangay, pero alam mo, Lupong Tagapayapa natin, ng Balibago. Pinag-usapan natin, Fred silang awards. Cortez. Yung istruktura ng barangay, plantilla kanina, di ba? Pero ang trabaho po ng mga nasa barangay ay napaka-sensitibo, lalo na dyan sa barangay prosecution. Ha? Kasi ang problema, kapag nagbago ng liderato sa isang barangay, aalisin yung mga magagaling na lupon. Ha? Siyempre, yung papalitan. Mga tao ng bagong ano, yan ang ilalagay. Ito ko yung problema. Okay lang sana kung papalitan eh. Kung ang ipapalit, mas magaling dun sa pinalitan. Oo. Kaya yung trabaho. Yung qualified na qualified sila. Meron silang, ano bang sinasabi natin ng kaya yung trabaho? Kung meron ho silang mga experience, ha? Oo. Sa mahinahon, malumanay na pagsasalita, yan. Para maisayos sa yan. Kaso. Ako, nagsuggest ako nun eh. Doon sa mga tsaka nakakausap ko, good moral character sila. Doon sa mga nakakausap ko, si Andy Tan. Oh. Kung naririnig ko, napapanood tayo, nag-suggest ako sa kanya. Hindi ko alam kung sinunod. Kasi
issue ng issue ng certification to file action. Ayun po mga... Ano, alam, nyo, alam po niyo nyo, Mr. Bet, balo mo'y sinadjust mo kaya. Eko po mamie, certificate to file action. Balo mo'y sinadjust mo kaya. Agad-agad. Anya, mag-issue yung certification to file action. Ito suggestion ko, heretic yan. Ako, kiyang lako na ako, okay mo eh. Nung yan ako buri talaga, alam problema. Tsaka yan ako, mapwedeng maglambak ka rin, dahil cobra ito. Ay, kaya nga lang ako kayo lupunta ka pa mayapa, punta lang mo kung bali. So, banda ka. Ikaira ka. Kabayano na. I-advise na ka nung naning masanting. Hmm. Ha? Balo mo sinadjust ko kang Kapitan Andita. Ano, ang sinadjust mo? Dapat, kukuha kayong lupunta ka pa mayapa, itangatil ng kapasidad para magayos kayong kaso. Nino rin posibleng qualified, pwedeng maging lupunta ka pa mayapa. O rin rin nga man nung kuha ko. Retang retired teacher, retired lawyer, yan ki edad ne, yan. Oh, retired pastor, talagang magretiro na la. Imbor ko sabihan, medyo may edad na la. Kasi kaya metong aman nandang nan nga man nanda kanini. Metong committee o metong grupo, oh. Ha? Council, ako rin. Kirak lang ka rin matuwa eh. Le? Uh-huh. Agyang kayong Biblia, panina sasabihan, tumawag ka ng matatanda. Yan. At payuan nyo sila. Mm-hmm. Ano ka rin aral ng Kristo eh. Mm-hmm. Sobrang nasabihan, itong matuwa nala, makaranasan nala. Lalo na, no, professional na pa rin. Retired teacher, retired abogado, retired ministro, retired pastor, elasale siya rin kaso kayong barangay, Fred Corte. Tsaka din lang ang dinjang yung batas. Ela qualified sale na ka? Sala siya lang. Oo. Oo kasi, moral character lang ang sinabi mo eh. Eh, kayo mamiling tao ken, porque pisan niya. Pisan niya, kamag-anak. Papa me. Kaluguran me. Kamag-anak me. Ibili me ken. Hanggang rugong istumunta na ka rin, makanganganya mo. Nung, wala naman balog yung batas. Nung alben-alben na lamuret ang kayabe na medyo makaintindi kayong pisasabyan. Naman, gana-gana, alang belwan kayong lupon eh. Pero, kerak lang, partner. Mm-hmm. Deng, i-appoint na kayong lupon, erahin siya dyan ng misa ng batas eh. Manwala, bisa de bisa. Manwala ka, Fred Cortez. Erahin siya dyan ng batas. Istong may issue ka certification to file action, balulo, dito nandong pito lareta, nung apat lareta, nung lima lang lupon nyo. Lalto, huwari na sabihan, inefficient ko man. Oo, tsaka may gasto ka rin abogado. Ha? Acceptance billing complainant ng respondent, 5,000 yata yung acceptance billing abogado, malilima na kalibo. Patangin ko, collectan mo, kaloya libo, collection of sum of money. Kailangan na itindihan niya kayo yung pangalupong tagapayapa. Pagyapusin niya yung barangay daw, kaya tamang kong Ben Boy Manlapas. Eh, ganagan ang kaso, solve, 99%. Yapin nito. Ako, kanyang miglupong kung sinaguli kay ng Elenda ba niya? Oo. Oh. Yung magreklamo, ano yung karanon, tarireklamo, may disoro siyang bagya. Kaya ba di natang, ito niyang kayabi abogado? Bawal din abogado kay lupunta ka pa yapa. Baya, Fred Cortez. Riyata ba ito? Naning barangay prosecution. Alayang pamiliwa keng barangay naning prosecutor's office. Yes. Ay keng mismong prosecutor's office. Uh-huh. Nung pakirandaman mula rin aduan panig, ala akong buri nga kakita mo yung ka rin. Hila mo. Yung magreklamo, pangireklamo. Correct. Eh, pwedeng manuking nung nino-nino. Misa na tilantiki, kagawad siya kayong medyo. Ay, malaring kagawad. So, panupaya yung kaso. Panupaya yung kagawad. Eh, kung kailangan kayong pisabiyang kini, pwedeng lumol ko pa. Kasi po, tangilan na nga doon misa sabi, nung nanita kagawad na kayong prosecutor sa office, ako kagawad ko eh. Pwede ko panguli sa akin eh. Manguli sa akin talaga. Istong talagang masakit lang kayan, masakit lang pagkasabi. Dakala tao, masakit kasabi. Ha? Hanggang makanano mo paintindi, eh na yung chichan, itang kayo yung pilit na. Ay, sumaka niya, kalabogang kayo na mesa, tsaka gulis. At saka yung ako mapali buntok, na po. Isabihan niyo. Kailangan ikang mapali buntok. Ila pwede magmapali buntok kaya tang opisina mo. No, halimbawa, ikay yung makatoko ngayon ng Aldo ngayon eh. Ila pwede makikialam. Hanggang rin kaya abe ako namang lupo, nira pakilaman manalbela mo, kukuha lang estilo. Yapin. Pero, eh kayong mag-issue certification to file action. Mm. Sabi ko na kaya ka, tingkay kasong abduction. Oo. Uh-huh.
with naman serious eh. Physical injury. Uh-huh. Nung tutusin, direct filing na rin mga kanya na kaso. Pero... gusto criminal case siya. Huling magkiwala na kayong barangay, okay na yung magkiwala na barangay, may solve. Alang certification to file action. Solving kaso. At saka kami, gusto nyo yung kaso. Kaso yung barangay. Minta ka kayong gobyerno. Minta ka kayong... minta niya kayong gobyerno. Opisina ng gobyerno. Masermon ka pa, ngara. Di na alam ko po yung barangay. Di na alam ko po yung lupon tagapayapa. Bayo ko mong tagay kami. Kumako pa ang permit kayong barangay captain o po kayong lupon tagapayapa. No, bisa kong daretsyo kayong musgado. Ipasa na ka pa. Huling anyamig create lang. Kaya ko po dadiretsyo ko rin. Anyamig mag-create lang barangay prosecution. No, barangay justice system. Taong dinirete kayong prosecutor's office nung yung kaso, no, petty crime o nung nanoy itang... halimbawa, oral defamation nung nanong mo ito. Collection sum of money. Papuntalan ka pa kayong barangay. Correct. Yung prosecutors mismo, dumalang ko pa kayong barangay. Correct. Bakit? Value po yung problema. Kaying metong RTC court o kaying kakatamong Justice Olquete Angeles. Nung din kakatamong prosecutors nung kukutang tala ng mga pilanlarin, baka laman na pulo. Parang prosecutor's office. Watang kayong kasong tatanlan na balo mo. Ay ginuko tambak. Charagal, charagal, charagal. Patapong pang sakureta kaso. Tapos Mario Joseph, talagang pagkakayang kayong mamagad na rin kaya katapis kanya. Taula mo po rin. Papagala mo rin din. Siyempre. So para mahisit ang problema, aisip na ni DILG, ang point judiciary, may kipag-seminar ko kanita kay Ngalidane Fred Cortez Karenca. Titang... mediation. Anya mediation kan tatin party pa yung mediation. Huling nung denge ganang kaso pisa sabyan para mo makwa itang satisfaction na ning metong nga magreklamo. Pakirandaman dangan ken ginuo ko yung metong nga kaso kasto mo reckless imprudence resulting to damage to property nearest 15 years. Baya, biro yung sasabihan ko, Mr. Tutuita. Balo mo yung kaso kong reckless imprudence resulting to damage to property. Sa balanda yung kotipo. Aksidente yayang. Sa balanda. Miras yan 12 years mahigit. Hanggang ngayon eh. May wala lang ano rin dokumento. Ano? May dismissing kaso. At yun okay yung kaya rin ha. Judiciary rin ebidensya. Ilang migwala ka rin. Pero may dismiss yan. Umunan mo rin nasabihan. May kaharal ko. Nung kaso nang makanyan, pisabihan nyo na mo ning may kakay. May complainant, hindi responden. Itang may kipasari. Itang may... magreklamo, magreklamo. Ang diyan kayong kikatamong kapulisan, kayong traffic division na ning kikatang kapulisan, dapat ka rin mo, may ayos na. Aliwari itang kayong traffic, ilang may ayos. May siraya dapat itang... dapat may ayos, ining kikatamong magreklamo, ining binunggura. Ha? Uling istong ngayon, lalo na may sela niya yung kikatapong bayo chief PNP. Uling istong may kareklamo, halimbawa, may ka vehicular accident. Kaya ba't may ka itang dating kaya, itang dating sistema, kayong traffic, inocus-focus na naman yung kaso. Uli na nitang yung may ka kasalanan, malyaring may ka pa may hindi ta kaya laga, tinwis din kaso. Napabore kitang metong nga. Imisabal, imisabalan da, kasta mo, yapang luto, may kasalanan. Eh, na pwede yan. Isto, may reklamo lang kayong chief PNP, ing mismong kapulisan. Ha? Nung alimbawa, atinta sa sariling distrito kayong kapulisan kayo ti Angeles, yapin ng Angeles City Police Office. Meto na yung distrito yan. Ilang magsiyasat din. Isto nga siyasat da, ating kong loopholes o pamagkulang o pamag ginawa kong emasanting. Ha? Pamagkamali kaya na-report yun. Ba, miritkan kayo. Yeah, kami po magpaganakakami mo. Ating iganagana sabihan mo, posible. Kasi po malilyari yan eh. Dakal na may nga biktima yan. Itang sebalanda na ka. Putang ka eh, ikaw pang may kasala. Ika pa yung mamaya da nung alibawa kasi mo ika pa demandara. Keng gawa na nitang police report. Ha? Ika pang madimanda. Lugal,
tarwana na naka, kailan sa pamunit ang bingkay, gawan dani dapat yung report. Mm. Kasi keng kay, keng aksidente, minaus ka, wala ka man minaus, ating may kayaus, ating aksidente kita, di na tanging police investigator, kay traffic. At yung ano gawa na nitang spot report na yun? Letra tuwanda pa yan. Letra tuwanda, police report. Otang dalata na ka rin, keng opisina, dapat gawan dani ka rin yung report. Tambing demanda. Era na kukunan o era na obligahan pa yung ining reklamo. Hindi siya balan. Magdemanda ka nga harap. Gawan dan eh. Kaya papagpirman dan niya kayong kay. Automatic demanda ito. Makanya ni gawa nung salaysay. Makanya ni ngobranan yung kapulisan dapat. Correct. Kasi kayong kapulisan, pisabyan da pa itang kay, pisabyan da pa itang no makanano, baka pwede na yung reglo. Kailangan misang paya pa mo yung demanda. Baka nita, itang may ka disgrasya, itang may kikasalanan, committed dyan agad. At ina kayong court yung pisasabyan eh. Uh-huh. Anyway, yung court o yung piskal, yung karin, ayun sana ko yung piskal eh. Karin yun dapat yung pamagayon. Correct, correct. Yung piskal. Mm. Yan eh. Kaya tapang ang piskal, may ayos na kayo, may satisfied yung itang binunggo mo. O yan eh, sampak ang usgado itang kaso. Mm. Karin pa mo, gawa na resolusyon ng piskal para may reglo na kayo. Correct. Aliwa itang polis, yan naman pwedeng gawang resolusyon ng polis para may ayos yung kaso. Dapat po malino yung karin kaya katawang tagapamagitan niya mo itang polis. Ha? Tagapamagitan. Yapin. Gawa lang ang polis report. Tagagawang report. At saka kamit. Eh, itang kem polis, wa. Karin da ayusan ng kaso. At saka, masakit ito. Correct. At saka kamit. Da. Buli na ng chief of police, General PNP. Guillermo LSR, chief PNP. Milakono det ang bad eggs kem polisyo. Dapat mo. Anyang yun eh, sa samastan eh, congratulations po, General LSR. Tingay ganagan ng police sa samasan dala, nung atin ng marugong metong, doang bad eggs, lalako na nun eh. Sumikasala yan, tambing doang dinanakay, ma-question lang, yung kare lang, mikason lang. Nya kailangan ni kayo pong police sa mas na new. Nya General Lazar, masanda niya po patakaran. Burina, masalisya lang ang din police. Law-abiding citizen, burina, nung naano yung batas. Yan to kenyo. Makanya niya po, yung Philippine National Police ngayon eh. Burida, ala ng bad eggs ka rin, good eggs. Bagay din police po, may nasa, agawan din naman yung karalang obligasyon ang pangkatungkulan, kikirat ang bansa. Masakit lang kasing yan naman siguro makanyang kalagwa, Fred Cortez. Yapin. Kasi itang itang making habit na eh. Anyapin din itang bad eggs sama naman mo. Marayo lang milakwa basta-basta eh. Ah, may itong adwala ka rin, di taklamo rin. Kaya yung institusyon dapat karin pa mo. Ayusan na itang motivation eh. Nung makanading bugan, may itong matino at determinadong polis para magserbisyo publiko. Mm. Eh itang lungob ka pa kay institusyon, body contact ng tambik, tumbok ka ni, tumbok ka rin. Di pa mga matikin. Ngayon niya, tali ko rin body na. Contact. Pero itang motivation ken, dapat eh mama ko itang religious motivation. Siyempre. Baka nito itang mimumulat na rin kakatang kapulisan. Kalwalda, malugod lang ka rin may malin. Marespeto. Mm-hmm. Dapat makanya ng motivation na lumito. Balong may kami dito ang police program kaya camp kami yun eh. Itang Connecta. Itang Aldoldo, ding magreklamo. Ba, tila pang Bible verse kaya ni Kamed. Baka nito, din tao, mamigisila kaya manalakas sulatan, kaya Biblia. Kilala kasi si General Eliasar sa pagiging disiplinary. Disiplinary talaga si General Eliasar. Nakita mo naman sa mga nakalipas. Talagang gigil na gigil sa mga nakakamaling polis. Nagalis siya dun sa polis na gumawa ng kalokohan. Hindi siya nagbibiro sa sinasabi niya. Kapag may inireklamong polis, siya mismo. Disciplinary action kagad. Ang kausap mo. Dahil kung yung distrito mo, let's say, limbawa, yung district director regional mo, commander. O city director, city commander. Ay hindi ginawa yung nararapat na pag-imbis. Ay, pati siya ito patatawag. Nararapat na aksyon. Eh, kausap mo na noon si Chief PNP. Kaya, sana,
wag tayong mawalan ng tiwala sa ating komunidad. Tsaka ang ano nila, motto nila kami, to serve and protect. Dapat yun. Yan ang slogan ng mga polis. To serve ko, and protect. Ako naman, sa nakikita kong personal, Mr. Fred, tumataas ang moral ng mga polis. Tama. Nawawala na yung mga sinasabi mong bad heads. Maganda naman yun. Kaya yung mga bagong polis, may mga mahuhusay at talaga namang karapat-dapat na motivation. Tulungan natin mismo ang ating hanay. Kung mayroon kayong kasamang medyo may pag-uugali pang hindi maganda, kayo na mismo ang polis, kontra polis. Magano sa kanya, mag-report sa inyong mga superior. Dahil isa lang ang makagawa ng kalokohan, damay lahat eh. At saka, Kamed, salamat kay Presidente Duterte. Wala na sila masyadong problema. Bakit? Mataas ang sweldo ng polis. Dinoble. Dinoble. Halos ka, halos mataas na mataas ng konti yung mga guro sa mga polis ngayon. O pareho na sila. Pero alam mo bang, after na madoble yung kanilang sweldo, mga ilang araw lang, may nahuling mga polis na nagtatraffic sa mga grabelensan. Humihingi ng... Wala na yan. Hindi na pwede yan. Pagka gumawa ka ng ganun, lalo na ngayon, sa panahon ni General Eleazar, kagad, dismissal. Nagita mo yung enforcer sa television? Sa 24 oras? Tinikita yung motorista, wala namang kasalanan, pinatawag kagad. Okay, meron tayong reaction dito. Reaction, sige. Mercedita meron po kaming Amarga. Tawag. Good morning sa telepono. Kay Kagawad Makoy Marcos. Ba? Kagawad na lang pala si Marcos. Kagawad, okay. Mabalibago. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Oh, ano sabi? Especially Boss Cap at Secretary Billy at DJ Chow. Ba? Okay. DJ Chow, good morning. Meron ka na pala mga admirers. At kung meron po kayong problema sa mga salot sa inyong tahanan, mga daga, mga ipis, insekto, o lalo na yung mga anay, kontakan po ninyo yung number na ito. Sige nga. Sino? Parmac Pest Control Services. Anong cellphone number? 0995. Sulat nyo. Sige. 0995-450-5584. O ulitin ko ha. Parmac Yan. Pest Control Services. 0995-450-5584. Yan. Okay? Lalo na po, numating niya pong ani. Hingi kayong bali. Hindi po, ding ani, sirandang niya ang mabinog bali. Baloy po, dinanda kong trivia. Itang queen na ning ani, ita po, istong mega na kya, 24,000 a day. Balo mo ito. Trivia yun. Balo mo yun. Balo kayo. Nami-research ko. Balo mo pa tiretang anak na. Makanyan labi lang. Ikay Mikipasare. Balo mo ba? Ikay Mikipasare. Balo mo ba? Meron, trivia nga. Ayabek kayo. Ikay yung tricycle driver. Ikay yung magmotor. Diyan niya yung kukutang. Yung men-invento po kayong motorsiklo, Gottlieb Daimler of Germany. Yan. Si trivia po yan. Dakalya ba yung partner ko eh. Karaskan trivia. Siyempre. Okay, sige. Ano mo nga sabi mo kaya itang milabas sa eleksyon? Lalo na kaya Tiangiles. Ika, palakad ka eh. Okay naman, balo mo naman. Tsaka pasalamat lang po din tao kang Dente Gangles, kang Mayor Pogilas atin. Lalong-lalo na yun, binigyan din po itang major bonus. Kailangan din tao, ulin din tao kami, dalalang obra. Kailangan, marugulya po ito. At saka itang bibigyan ng... Tsaka ito nga ka ba na ibigyan, 10,000, karen tricycle driver, may katadwana na gawang Mayor Pogilas atin. Alwaret ang bonus-bonus rin. Ikukutang na ayuda. Na. Lano mo nga sabi mo kayong may laba sa eleksyon kay Tiking Angeles. Although medyo kain eh, may ginam pa ba no? Less than a year. Mag 3 years na ito. Eleksyon na naman, kay Mayo. Nanong pinangasabi mo kaya ka nung may laba sa eleksyon? Ing din tao, may boto la. Natural, eleksyon, may boto la. Bunga na kami ng alte. Diyatang burita din tao. Diyatang burita din tao. Lalong-lalo na yung kaya katamong
kasalukuyan ng mayor, Mayor Pogi Lasatin, majority ang binoto ra, yaing maging mayor tamo. Ang po yung vice mayor, ang po rin konsulor. Makayang niya po yan. Ya, pagkirintaman niyo po, kaya lingkod bayan, eh, gano'n. Ang daman niyo itong achievements ng Mayor Pogi Lasatin. I kami po kaya ni magkay kami. Malapit na mo po. Mag-educate kami karengke katambutanti. Oh. Sana naman king darating tutuking election. Nanggawan da. Kaya magkamali. Nanggawan may, da. May 9 ita. May 9. Wow, mga makanyang pin. Sure yan talang masalese. Eh. Reneng kaya katamong kandidato. Oh. Wata kaboto ra. Kaluklok da. Oh. Alam na. Laigdo pa rin yung pikbunga na ng alting... Oh, wala mo retang kaya, retang tubaran. Oh. Retang tulisan eh. Wow. Itang direktang mag-extort ka rin tao, lalo na ka rin negosyante, eh, mas ang tingin ito. O, Terry, ang pag-ebusan ni Presidente Duterte, ha? Ang po'y anak na Isara, ang po'y Bongko, Gagawala, Magwabrala, sasawa pula ka rin OFW, ang po ka rin talagang ikaw problema. Terry, ang timo'y ingaman ng ko'y Senador Bongko. Di Bongko. O, ni Nanula. Kabut niya Magwabra, kaya nga'y ganag-ganag Senador Magwabra. Balutangan niya ni Sasabian mo. Bongko, Magwabra, yung Magwabra. Dami tangamanuan mo. O ba tabanggit mo rin? Tutukyan ni Presidente Duterte. O tabanggit mo lang, ano itang buri mo sabyan? Imburi ko sabyan, masanting na record din Duterte, lalong-lalo ni Bongo, lalo ni Sara Duterte, o rin, Diyos ko. Ano buri mo pisabyan ng kukutang ko? O tabanggit mo lang, bunga na ka ng alte, makulit ka eh. Imburi ko sabyan, kung datangin panahon, maging kandidato na rin, ikaw yun na po yung balang mamili. Uli, masanting na gagawan din Duterte. Deta nga man. Ay, national yun yan eh. O, pigbunga na kami ngayon. O, president national. Eleksyon na ang Angeles yung pisasabihin. O, dela kami national. Ay, kaming national, siyempre. Gagawa na namang maya. Ay, nga man, makukutak ko. O, tabanggi. Moren, I relate me keng national. Ining pisasabihin tang binukla kong paksa. Keng Angeles eleksyon, ang nasabi mo. Baka na ano yung idea banggit. Angeles tamo. Pampanga tamo. Ne. Pero, din yung kapampangan. Din yung Tagalog, din yung Ilocano. O ito pisasabihan doon din Duterte. Imburi mo sabihan kasi, ating kabinagit na din eh, kaya makain din dami. Saan ito? Itang mumuna. O tero, apusan niya ita. O na, kapusan. O na, apusan nila. Pagkapusan. O. Wow. Imburi mo sabihan din, kaya katamong manong ko lang kaya ti Angeles o kaya local kaya ti Pampanga. O. Pagkapusan dala. Pagkapusan dala. Retang national office na binanggit mo. O. Uli mo nga kagit mong masanting la servisyo. O. May pikbo nga na kaningal. Ano naman? Turo mo lang managkas din ng kikata local official. Kukulenta ka. Turo mo managkas. Eh, di ba nagkas kini? Eh! Halina. Kaninang masanting. Oh, na pasalamat tamo po kong presidente. Ne po, dakal no po din may vaccinate. Magit nung 4 million. Halila, at saka dakal pang Cortez, vaccine na datang. Wow. Oh, ano makabili kang dyari? Ano makabili kang dyari? Sige, sige. Kailangan natin kang ibinti. Oo, ano sabihan ni dyari? Sige kayo ng dyari. Ano makasulat? 3 million no rin may bakuna karing Pilipino. Wow. Out of 120 million. Almost 4 million na lang. 3 million ding may bakuna. Gusto itang anak balita, wow. At saka kayo po senior citizen, babakuna kayo. Baka nito. Kaya ko tatakot. May bakuna na ka. Makibaga. May bakuna na ka. Makibaga! Anak ni Alte, anak sa ating makasalita. Eh, bakuna na ka. Anya lulugulugo. Magpabakuna ko po. Kaya po, baka nita. Leme makadyaryo. Baka nita. Leme makadyaryo, Fred Cortez. Eh, naman ay ganang makadyaryo. Suspect sa bakuna, for sale, sumuko. Oh. Suspect. Bakuna, for sale. Siguro retang slot. By pikbuhan niya. Pero lalong bakuna, pisasalit. Eh, gagawan yan! Balo mo! Eh, naburin ni Presidente yan! Kanya rin udas, eh. Mahala ko rin udas. Oh, ang gano'n ko rin grupo, ang gano'n ko rin gubata natin udas. Kanya yung kapulisan, nekasakit, ayusan. Rin udas, talagang masakit lang. Ah, mila ko lang, uli ng General Guillermo Eleazar. Congratulations, ka rin, sir. Ang gyan ka rin proper forum. Bahal mo rin proper forum. O rin eh. Korte. Barangay Council. City Council. Municipal Council. Board Council. Board members.
Congress, oh. Senate, Senator, Congressman. At tingnan ngudas ken. E mo alo ko rin ngudas. Pilang-pilang lang mo. Pero dakala pa mo rin yung mga patao. Nanita nga mo nanda. In every forest. There's some snake. Ha? Or there's snake. Ikaw na magsalita, Kembo. Ikaw na magsalita. Nanita, sabihin eh. Sabihin eh. Ulitan eh. Nanita. Hindi lahat ng gubat. Oh. May hahas. Ikbungan na kanina. Deliktad mo yung bigla. Talagang... Lalo mo nung tatalang kumasok ko yan, minasok oh. Ang... Hindi, sinasabi ko yon para sumagot ka ng magaling. Sa lahat ng talagang gubat, magaling ka. Ay may hahas. Yan. Okay, babalik po kami. Sandali lang. Yan. Ito ang Fast Five. Mayroon tayong 5 minuto para tanungin ang mga eksperto tungkol sa COVID-19 vaccines. Hi, this is Dr. Beverly Ho from the Department of Health. Paano gagawin ang registration ng mga senior citizen? Marami nga pong nagtatanong sa amin yan. Kung kayo po ay nakatira sa isang institusyon, kasama po ang iba pang mga senior citizens o iba pang may sakit, pupuntahan po kayo ng LGU at ang LGU po ang kakausap po sa inyong institusyon. Kung kayo naman po ay kasama sa bahay ng inyong mga pamilya, kayo po ay kailangan lang pong magrehistro sa inyong barangay o sa inyong local government team. Kailan magsisimula ang pagbabakuna ng mga senior citizen? Nagsisimula na po ang pagbabakuna sa ating mga senior citizens. Kaya kinakailangan lang po makinig po kayo sa anunsyo ng inyong local government unit at agaran po tayong magparehistro. Bakit may prioritization at bakit ko kailangan maghintay? Marami nga pong nagtatanong kung kailan na ang turn nila. Ngayon po sa ating vaccination program, mahalaga po na unahin natin yung mga pinaka at risk magkaroon ng severe COVID o di kaya naman ikamatay nila ang COVID, no? Kaya sila po ang mga senior citizens at mga may comorbidities. Mahalaga po na tayo pong mas mangawalang karamdaman ay hintayin po na lang natin ang turn natin para po mauna yung mga mas nangangailangan. Sino naman ang kabilang sa Priority Group A3? So ang grupong A3 po ay mga persons na may comorbidities kung saan ang kanilang vital signs po ay stable. Sila po ay hindi currently naka-admit po sa hospital. Ang kanilang mga gamot, hindi nagbago in the last 3 months. Hindi rin po sila inatake ng sakit o kaya naman admit in the last 3 months because of their disease condition. Ang mga Pilipinong 18 to 59 years old na may karamdaman na nakikita niyo sa screen ang kasama po sa Priority Group A3. Kung meron kang sakit na hindi kasama din sa mga kondisyon na naipakita namin kanina, kayo pa rin ay pwedeng magpalista sa inyong LGU at uunahin lang po nila yung mga kanina pong mga kondisyon. Pagkatapos po, kayo na po ang susunod. Sino-sino ang may kailangan ng medical clearance? Meron po tayong mga ibang pasyente na kasama sa A3 pero kinakailangan po nilang makakuha ng medical clearance. Sila po ay mga pasyente may autoimmune condition, may HIV, transplant patients, may cancer, currently undergoing steroid treatment, at yung mga nakaratay po sa bahay o sa ospital at mga may tanging sa buhay. Saan o kanino ko makakakuha ng medical clearance? Para po sa mga nagtatanong, pwede nyo pong makuha ang inyong medical clearance certificate mula sa inyong attending physician. Maaari po ito yung doktor nyo na nang matagal na or pwede din naman kayong pumunta sa inyong rural health unit or health center at pwede rin naman po through telemedicine consultation mula sa any attending physician. Mahalaga po na makuha niyo itong medical clearance certificate para po maisumite para po kayo mabakunahan. May kailangan bang patunay na ako'y parte ng Priority Group A3? Para po sa mga kasama sa A3, kinakailangan niyo pong magpakita ng proof ng inyong karamdaman. At maaari po ito in the form of a medical abstract, a
a discharge summary, pwede rin pong surgical record, pathology reports, o di kaya naman mga laboratory tests na nagawa po sa inyo na nagsasabing meron po kayo ng mga condition na yun. Salamat, Doc Bev. May mga paalala pa po ba kayo? Pinapaalalahanan po namin kayo na maaari na po kayong magpa-register sa inyong mga LGUs. Ang LGU na to ay maaari kung saan kayo nagtatrabaho o di kaya naman kung saan po kayo nakatira. At tandaan nyo po, nag-umpisa na po ang pagbabakuna natin sa A2 Senior Citizen at A3 People with Comorbidities. Maraming salamat po ulit sa panonood sa amin ngayong araw na ito. Napaalalahanan po namin kayo na available na po ang mga bakuna sa inyong mga LGUs, kaya huwag na po tayong maghintay, pumunta na doon at magpabakuna para tayo ay maging protektado. Bye! Bida Solusyon Plus, laban sa COVID-19! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan munang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May autoimmune disease. May cancer. May HIV. Sumasailalim sa transplant operation. Kasalukuyang umiinom ng steroids. Mga pasyenteng may taning na ang buhay dahil sa karamdaman o nakaratay na lang sa kama o bahay. Kapag ikaw ay nabigyan ng medical clearance mula sa iyong doktor, narito ang mga dapat gawin bago ang araw ng iyong pagbabakuna. 1. Humingi ng schedule at lugar kung saan ka magpapabakuna sa iyong pinakamalapit na barangay health center. 2. Huwag kalimutan dali ng iyong government ID, proof of comorbidity o medical clearance, pati na ang face mask, face shield at hand sanitizer. Sa araw ng pagbabakuna, narito ang mga steps na dapat sundin. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanteng upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod na bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield, sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isasailalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpabakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging Okay, Malaos ke po. Fred Cortez. Action, balibago. Kamed Cortez. Kamed David and Fred Cortez na po. Sundo niya po. Dengge kami paksa. Iailuwa po yung paksa. Nandin kayong barangay justice system. Putang bagyag. And tanan ng mga DepEd, Kamed. Yung mga nanong bawal pa yung face-to-face education. Itang mestra, kayarap na yung estudyante. Punida kay Pangini. Online learning. Unang, ano mo? Dingalwa lalo pang gadget. Siguro, kanya bilawas date ang online learning. Mm. Para mo, ilang bila ko income din kaya ka tayong teacher. Oo. Ano, din kaya yung DepEd. Kailangan daw desweldo muna marabu. Ninong mga kailangan na yudangin, makwalta ka lulo. Mm. Alaga mga problema. Mm. So, pero, kaya resulta, suma total. Oh. Marayong marayo, ingababalo da reng anak, keng online learning kesa kitang face to face. Well, kasi nakakita naman eh. Oh. Keng online learning, ding mabibiyasa reng pengar eh. Reng kuya po. At saka kami. Itang mag-aral grade 2, keng online, no, dapat mag-module ya. Oo. Oh. Itang oras dating lulubya kayong eskwela. Wow. Puntalan may ngayon eh. Oh. Amialong ya. Kaya nga rin, kaya dalan. O oh. Kaya tang bakuran da. Mm-hmm. Kaya makanya ni maliliyari. Correct.
Kaya namang kare namang high school, kaya online learning kare ng anak, nung pupundat-pundat siya itang internet, ha? Nanong nga balo na ni mga kare? Itapin kami, mag-aralaro ko. Balo nung nino may kaisip ka niyan. Yung computer po yung television. Dino retang mag-formulate makanyang kendepet, pero... alam mo sigurong kukontra, pero tinmurin eh. Tinmurin. Pero bisak te, bisa. Palto mo itang salubin na ng meto ka tao eh. Tumaya ko. Atintamong kalayan para i-express tamo itang kahit tamo. Correct. Kaya nga kakit ko, marayong marayo itang abaludang matino, advanced education, kalubada rin ang limang bansa. Kaya sakit ang pepairal ng online learning kay kikatamong bansa. Nakarayo eh. Reng mabibiyasa reng pengari eh. Tsaka niya kami ding potanggay itang karelang subject matter na pag-aralan da. Bibiyada naman ding teachers eh. So yung gawa na ng metong estudyante, gawa yung module, potanggay rin taragong module talaan ikin eskwela binigay itang mestra. Oren, kaya lang doon itong module kasi itong gagawan da. Ngayon eh, anyaya gagawa da ito kasi di ang alawa ng mga estudyante at ilang cellphone, at ilang laptop, at ilang computer, mag-aral la. Pero... yung problema kami, nung alakarong kong cellphone, ikang pakakalulo, baka naano kang agad-agad na makatugi ka rin ang turun natin mestrong po, mestro. Kakulangan. Alakang gadget. Ali, dakala kakulangan. Aliway itang face-to-face learning. Halimbawa, kaya may itong kaklase, high school. Let's say, halimbawa, first year, second year, hanggang fourth year. Yapin. Lugublak yung eskwela. Kutangkay, itamong tao, normal ining sasabihan ko, Mr. Fred. Ating nga nakamag-aral, nag-high school yan mo, mabibiyasa na yung makakras. Kaya beya keng biyanan ng tao. Oy, siyempre. Ang gampang tsuka keng pisasabihan na edukasyon. Nung minsan, itang anak ka babae o anak ka lalaking mag-aral, huli na nitang atin yung crush ka rin kaklase na masipag yung lulub. Masipag yung manigaralis yun. Okay. Burina nung alimbawang may ka-oral recitation la. Magda siya matas gamat. Magda siyang gamat, magsalita ya. Para ma-impress siya kayo sa crush na. Tutuli. Tutu. Makanya niya kaulagay face-to-face learning. Ngayon yung pupadindam ka na ako yan eh. Huwag, ngayon kayo pupadindam ka yan. Pero sabihan namin ng Department of Education, malapit na mo po kano in face-to-face learning. Ako kalabang kayong gobyerno. Pero dakal na pa magkulang din kayong DepEd. Ating linto ka rin libro. A Pepal Walda. Mali-mali la rin. Linto. Mali-mali la rin wordings. Nanong linto. Ay, karakal. Dakal na problema. Dapat... nung nanuya man itang materialis ay bat ken deped lumwalya perfect ne. Oh, kailangan ma. Eh, sasabihin tang no one's perfect. Mali. Kailangan ma. Deped yan eh. Correct, kailangan ma yung pre-packing committee of education de tangi ganda ng Bayu de Palwal. Mga matalino i-edit de pa, lawen de pa, Palwal de. Bayu de Palwal ken Bayu de pa imprenta bilang bilang libro. Balagot salita. Bayo de Palwal kay publiko. Yes. Malinis ne. Maayos ne. Correct. E itang agyang magtindaya sigarilyo kay tang kanto. Apo na ne. Malito. totoo yung sinasabi namin. At saka yun, yung sinasabi ko, baka dapat sana within a year, wala mo ng klase. Di walang klase. Alin bang mahalaga? Buhay ng tao, karunungan. Buhay ng tao. Siyempre. Ako, mas pabor pa na... buhay ng tao. Kasi pwedeng, pwedeng mayroong tao kahit na walang karunungan. Hmm. Pero hindi pwedeng mayroong karunungan na walang tao. Dapat binigyan na lang ng ano yung magulang. Sila na muna ang magano sa ang magpatuloy sa pag-educate. Sis na mayroon tayong pandemic. Pero sila nagtuturo ngayon sa mga bata eh. Pero online-online ka mo. Ang daming mga lugar na walang internet. Paano ang mga batang mag-aaral? Ayun na. Paano sila matututo? Sa mga bundok-bundok. Hindi lahat ng mga mag-aaral nakapagpatuloy. Yun ang kapalpakan. That's a DepEd. Huwag mo sabihin dito yung sinasabi ko. Ha? Oh. Totoo yung sinasabi ko. Ang daming mga lugar.
Yung iba nga, umakyat pa sa bubong eh, yung mga guro para lang makagawa ng kanyang lesson plan. Para ipamigay sa mga batang mag-aaral. Dapat sana, bago nila naisip yan, situate na lahat ng lugar sa buong bansa. Ay may connection yan. Sa internet. Kaya kami, dala mo, saludo ako sa mga guro na nagtatrabaho sa mga bundok-bundok, sa mga syudad-syudad. Hmm. Nilalakad na yung bundok, 2 oras bago makapagturo. Yung iba naman, pumunta sa iskwe, sa paaralan. Yung iba naman, yung alam naman natin yung mga ibang party list group, makakaliwa. Yung iba naman dyan, yung parang sinasadya, lalangoy-langoy pa, tapos sinahawakan yung mga libro, tsaka notebook. Kalukuhan yun. Yun, mismo, pinasuswelduhan ka ng gobyerno, ha? Pero ikaw mismo, kinakalaban mo ang gobyerno. Yan ang malaking kamalian. Alam mo ba sa lahat na alos ng ayensya ng gobyerno, napasok na ng makakaliwa? Napasok na ng makakaliwa. Ako, sinusuportan ko si General Palrad eh. Mm-hmm. Sinusuportan ko. Hindi masama yung pantry. Ha? Oh. Hindi masama yan. Ah, hindi. Maganda yun sa mga tao, libre. Kung anong naisip ng mga kalaban ng gobyerno, gagawin at gagawin. Ang lahat ng magagawa para siraan, para i-downgrade ng gobyerno. Gusto nila silang umupo. Hmm. Totoo naman. Ibig mo ba sabihin, minamaliit mo yung intelligence ng gobyerno, ng military, dinadowngrade mo? Eh, hindi ganun ka, yun. Gumagastos ang ating intelligence network ng gobyerno para lang malaman kung ano yun dapat na malaman o matiyak ng ating mga nasa intelligence community. Oh, kaya nga sa Mindanao kami, marami ng mga kapatid nating sa bundok na sumuko na binibigyan na ngayon ng tulong ng gobyerno, financial, trabaho, alam at saka pera. Alam mo, ang masama, yan. Kaya tila walang suporta si General Parlade. Lumabas na parang kontrabida sa mga ganong activities ng community pantry. Eh, yung mga unang naglabas ng mga community pantry, mayroong mga intelligence report, itong mga natin, militar, na konektado mismo sa kilusan sa labas, itong mga nagsagawa ng ganon. Hindi basta-basta magsasalita in public yung ating mga intelligence officer ng mga militar natin, si General Parlade mismo, na wala silang basihan. Ang problema, ito, sabi ko sa iyo, sa mga ayensya ng gobyerno, magsalita ka anong ayensya ng gobyerno, kung hindi 80%, 90%, mayroong makakaliwang nakapasok dyan. Ultimo nga sa Supreme Court, mayroon eh. Sipin mo, sa Supreme Court, may makakaliwang sympathizer dyan. Galing UP, basta't galing UP, pagpasensyaan tayo ng mga management ng UP. Pero ganito po kasi yung nakikita natin ever since sa edad namin ito, nasusubaybayan namin ang lahat ng mga nangyayari. Ano bang nakikita mo sa UP? Basta galing ka ng UP, ang taas ng tingin. Dahil talagang banatera. University of the Philippines. Warrior yan eh, di ba? Kahaway ng gobyerno yan. Pero pag nakapasok sa gobyerno, let's say, limbawa, yung mga party list group na makakaliwa. Huwag mo sabihin na hindi makakaliwa. Mismo si Joe Masison, i-announce yun eh. In public eh. Mm. Kung sino yung mga legal frontliner nila. Ha? Nandito yan yung mga tinutukoy na, yung mga sinasabi ni General Parlade, pawang katotohanan niya. May mga preba, may mga ebidensya. Ang problema, baka pati sa Balacanang mayroong makakaliwa. Hindi tayo nagbibiro. Sa Senado meron. Sa Kongreso meron. Sa pangayensya ng gobyerno walang makakaliwa. Simula nang mawala si Marcos, idineklara ni Marcos ang martial law para maisalbang bansa sa pagkailalim ng komunista. Ha? Sino bang pundador ng komunista sa pagkakalam mo, Mr. Fred?
very open ngayon ang Facebook. Nalalaman natin lahat ng impormasyon na hindi po pinalam sa atin ng mainstream media. Eh tayo sa local media, medyo hindi pa natin nalalaman yung iba't ibang mga pangyayari kung hindi lang nalabas ngayon sa Facebook, di ba? So ang pundador ng komunista dito sa bansa, si Ninoy Aquino mismo. Ha? Sino bang mastermind sa pagbomba sa Plaza Miranda bombing sa mga liberal parting nagmi-meeting di Abansi noon? Nandiyan si nandun sa Plaza Miranda noon si Jovito Salonga, ha? Yung matanda, patay na ngayon. Oh, mga liberal party, sino ho yung mastermind noon na sinabi mismo ni Senador Jovito Salonga, ha? In public. Si Ninoy at saka si Joma Sison, mga kasama nila yan. Para anong dahilan? Para i-downgrade, para ipukol ang sisi kay Marcos. So, baka hindi mo rin nalalaman yan, 80 news ka na. Hindi, karamihan naman kasi. Ha? Karamihan naman kasi na anong karamihan lalo naman na sa Mindanao, nabalita at nasa Facebook din at nasa dyaryo, more than 4,000 na mga kababayan natin nasa bundok ay sumuko na, sumusuporta na ngayon dahil sa demokrasya na Presidente Duterte. Na-educate na sila. Na-educate na sila. Ngayon, lalo na sa ng livelihood program. Lalo na sa Facebook dahil trabaho. Ang mainstream media hindi binabanggit yan, Mr. Fred. Hindi binabanggit ng malalaking network sa ano yan, hindi binabanggit. Dahil lang malalaking network, yung mga mainstream entities, lumitaw na ang katotohanan eh. Parang awak sa lihig ng mga elitiste. Totoo, hindi. No comment. No comment ka lang, no comment. Baka halimbawa kung yung boy harap na sa talagang hukom, na tinatawag nilang araw ng paghukom. Tatanungin ka ni St. Peter, anong sasagubo? No comment. Ah, no comment ha. Halika-halika. Iagis ka dun sa dagat-dagat. Hindi pwede yung no comment. Alam mo, Mr. Fred, ang isang tao, minsan lang tayong naging tao habang nabubuhay kayo pag hindi ka na buhay. Tama. Pag nawala ka na dito sa mundo, basura ka na lang itatapon sa basuran dyan sa libingan. Kaya nga yung sinabi ko sa iyo kanina, yung quotation kanina, napakaganda. It is important to be born in this world, but what is more important, what you have done in this world. Tayo ipinanganak dito sa mundo. Maganda. Ang importante, kung ano, kung umibig tayo ng kapwa, kung tayo gumawa ng mabuti, yun ang importante, hindi yung magpapayaman tayo, milyonaryo tayo, marami tayo sakyan, marami tayong mga lupa, at iba pa. Hindi yun. Pag namatay ang tao, wala naman yun. Wala ka naman dadaling kahit isang pera, di ba? Hindi ba si Henry C., ang pinakamayaman sa Pilipinas, na mayari ng SM? Namatay na yan. Nakapagdala ba kahit na 5 centimos? Wala. Ang dadaling natin yung legacy natin. Kung anong ginawa natin dito sa mundo, katulad ni Kapitan Mamak, kung anong ginawa nating mabuti, gawin ng tama, yun ang importante dito sa mundo. Si Henry C. Hindi nagdala kahit 5? Yun ang alam ko, kasi wala. Magtanong ka muna. Paano kung hindi naman inalis sa kanyang daliri yung Sing-sing. Solid drink gold? Sabihin mo kay Chico. Sing-sing. Pero hindi naman pera. Kailangan pagka nagsasalita ka, yung konfirmado ka, alam mo yung sinasabi mo. Tama, tama. Kaya legacy po may iwan dito sa mundo. Okay. Kung anong ginawa po natin, ano? Na tayo public servant. Kaya ako, Mr. Fred. Na tayo gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Ako, firme ako na sumusuporta sa ating, ano, sa ating pambansang, ano, yung armed forces natin. Yan. Kay General Perlade, sinusubaybayan ko yung kilos niya eh. Yan. Yung mama eh. Maganda naman, mahusay siya. Ay, marami. Kaya lang, na-overcome siya ng mga opisyalis ngayon ng gobyerno na makakaliwa. Sad to say, ha? Kaya kailangan manindigan ng, ano eh, manindigan ng Commander-in-Chief. Siya ang Commander-in-Chief eh. Kailangan manindigan siya. Ito ngang mga ilang mga senador, ha? Yung mga makakaliwa, lalo na tinatanggalan ng budget ang
LCAC ba yun? Yung inahawakang ano ni General Parlade, tinatanggalan ng budget. Aba, na hindi dapat. Kaagad sumimpli, sumagot yung Malacañang, hindi dapat yun. Oh. Dahil kung tatanggalan ng budget, yung objective nitong gobyernong ito, unang Pangulo, na mawala ng lubusan ang rebellion at terorismo sa ating bansa, ay hindi magtatagumpay. Ibig sabihin, maraming entrance ngayon, maraming hadlang sa gustong makuha ng ating gobyerno na kapayapaan, tunay na kapayapaan. Yan. Magiging ganap lang yung ganong mitihin kung mawawala itong mga asungot na ito. Eh. Asungot yan eh. Hindi ba asungot at terorista? Manununog ka ng mga equipment, heavy equipment, ng mga government property. May ginagawang daan na yan para ginagawa yung mga ganyan para daan. Para sa kabutihan ng bayan. Yung, para sa farm to market road. Yes. Para maging mahusay at maging maginhawa ang pamumuhay ng ating mga magsasaka doon sa dadatnan ng daan na yan. Yan. Tapos susunugin mo yung mga equipment na yan. Anong tawag sa'yo? Di ka ba... Ano? Di ka ba terorista? Kaya maganda po ang demokrasya. Huh? Number one po ang demokrasya. Kahit sa isang bansa. Kahit sa ang bansa. Eh, kaya lang kung minsan may kumukontra, eh, alam mo naman, di lahat ng tao, para-parehong ugali. Pero ang gusto ng mga tao, kahit na sa banal na kasulatan, pag-ibigan, pagkakaisa. Kapayapaan. Eh, may alam ko yung parating ating kontrabida. Ting ko kontra, Mr. Fred. Bakit amo? Bakit? Unong kimban mo. Mika Gera. Balumita. Anyang gumera yun yung Keruben. Arcangel. Maki Pantenekin Diyos o baka lampas siya pangin Diyos. Yeah, may sambunin man yung Arcangel. May sambunin man yung Arcangel. Mika Gera. Lucifer kang Arcangel Miguel. Anyang kailangan balumay yung istorya. Mika Gera. Baluke. Nanumilyari niya may sambun lang. Ninabuno ni Diyos ng ing kerubin, ng demonyo. Kahit sulip. Pati rin ang angeles na. Kahit sulip. Yapin ito. Yan, may kademonyo kiti. Yaka kaya may itong kareta lahi dareta. Ali. Ha? Mamutang ko mo, partner. Ali. Yay kami, may community pantry na kami. Ring, may na kami, karing tao. Kasi karing kay, karing dakalababay. Letang babayero, sandun demonyo yan. Eka kaya biya kareta? Aliko. Ala ka kaya listahan? Aliko. Check kayo pa ito listahan. Alako. Check kayo pa ito listahan. Bakit ito sigurado ka ta? Ang ganun ko po, yung action malibago. Gawin ang tama. Hindi ka tamong masipag at maganakang kapitan Tony Mama. Hindi ka tan talagang kay Kenny, Mr. Fred. Oh. Baka maging... registration ng talaga. Takikita ang program. Oh. Sumbungan ng bayan. Yan. Kikiti kasi, yung pakinan ng kikatang kaluguran na kapitan. Itang sumbungan sa balibago. Nakalareso sumbong. Oh. Alalambalong pisumbungan. Oh. Kasta mo sinumbong lakitang isipan ng pwede tang maresolba itang karelang problema. Muli lang lulugulugo. Alang milyari. Ha? Kikat, ha? Kung sakaling datang lagyan ng kikatamong programa, o mouse, lo, makikit lang personal kikatamo. Debutala, nung nanit ang problema da, nung ninit ang re-reklamo da, at ita namang re-reklamo da, abay, pakibaluan tayo yung kayang telepono. Nung kailangan niyang sopan lang. Takin, eh. Para makibaya kita reklamo kayo, muntaya. Then, ang 10 chance para ipalwal na itang kayang salubin o itang kayang pakibat kita reklamo. Maging, burin sabihan, maging patas ka ta. Kasi po, ebalang susumbong. Pabig sermon tamo, kayong... Ebalang susumbong, totoy susumbong na. Wow. Pero, kaya rak lang, kareng magreklamo, nung akakit mo naman itang kayang sisiridad, talagang takalasalbahin ngayon eh. Lalo na rin at tsukeng kapangyarihan. Mm-hmm. Deng at tsukeng kapangyarihan. Kasda mo, mumunaya pa mong beses sa maging kagawad.
Taknay doon na. Putang magastaya, balang kapitan eh. Yeah. Ating makanya, nating kengke kami, Mr. Fred. Ating kagawad. Minsan, may kaya ting COVID kaya ka, no? Positive. Walang milyari. Lumalapi iya kaya ting kaya kami. Oo. Kinwari. Bilay ko ka rin. Uling tinimbrid eh. Mag-cover ko. Kinwa ka yung video ang pang-letrato. Pero, intak na idunan ninyong metong mapakiala merong kagawad. O ba't, Amilyari. Post sa kayong Facebook. Oh. May kaya kayong ka na akong account. Mr. David, ano? Pakidelete yun lang, ano? Retang pinosyo, ano? Ba. Masisira ay puri. Oh. Itang pamilya na rin yung biktima. Ikaming kamag-anak na. Kamag-anak na yata. Ikaming kamag-anak na, ano? Makanya-makanya, nana. Kaya tapong makanya na lugar, ano? Itang makanyang pamosake, nana. Pepaltoyo, ano? So, pekibatang, eh. Ating kang ikita lagyo. Ating kang ikita address. Ing makabili, kaya itong post ko, LNW. May ating pasite, pampong letra to. Kareta letra to, ating kang ikita lupa. Ating kang kikilala. Kay ba't? Lalo lupa, eh. Kaya profession ko ako. At wala na kayong profession. Alang nino man tinuturo ka ako. Alang tinuro. Balo ko yung gagawang ko ako. Ha? Maya pa what? Ako. Maya where? Pa manahimik na when? Ka. How? Why? Manahimik na ka mo nung ngayon mo ko kanilala. O tamang kiligit ko kaya ka. Kayanda kaya ako. Itang langutan da kaya. Eda ka man gamitan na siya ako. Manahimik ya. Manahimik ya. Sipan may bumala na press. Kabaywan-baywan na kagawad. Bala mo nung ninuya pa to. Pakaya na ako, turwana na ako, delete king kayo ko, itang pinost ko. Sanay na ako mga demanda. Eh, nung ata, balo din for freedoms. Sanay na kayo mga freedom demanda. Freedom of press, freedom of religion, freedom of want. Balo mo, ati ka, atin talagang pamanabuso. Kaya obrata mo, lalo na nung reckless ka. Nung reckless ko, sinabi kayo lagyo, sinabi kayo street, sinabi kayo house number na, itang mismong lugar, reckless ka kanito. Oh. Eh, bala mo kakayan may... pamilya. E mga kagigin television. Ilang makaltolo po detang may eksidente, detang suspect. Dapat pinagin responsable ka, Mr. Balance news. Dapat balo may itang gagawan mo. Investigative journalism, hangaos na po kanita. Dapat balo may itang gagawan mo. Nung magbabay ka, dapat balo mo yung gawan mo. Balo ka ng Mr. Fred Cortez. Kaya mabubuking. Ala kung balo ka, ala kung balo ka. Mabubuking nga yun. Importante. Importante itang malaya tamang magsalita. Yung katutuan, lalo na katutuan. Yapin. Ito. Anyaya ako. Hmm. Malagat ka mabubuking. Hindi mo makikita. Ay, lala yan. Kailan manwala ka kata huling. Good boy kata, good boy. Mr. Fred. Good boy. Manwala ka, bala sa sabihan ta kengere, totoo. Ha? Manwala ka. Bala sa sabihan ta kengere, totoo, huli. Huli, magsalita ka. Oh. Ah, karakalang makirandang pumamalbege ka. Bala sa sabihan ta kengere, totoo, huli. Kahit ka, bala sa sabihan ta kengere, totoo. Totoo. Paligoy-ligoy nga. Malo mo, potang miras na kayo kayong tunay hukum. Potang nanana kayo, naka pwedeng maglaro, Mr. Brad. Manyami nakatutuling bisate, bisado, ayan ka pupunta lang mo eh. Wala namang purgatorio eh. Bubuhala, api. Ang papakitang maka-aircon ka. Mukha rin yung pilina mo. Mukha rin yung pilina mo. Kita maka-aircon. Pupunta kita maka-aircon, kalbo ka, sabi ni Dinara. Pag-iro ng kabugeng action balibago, gawin ang tama. Okay. Kaya kailangan po, sasan mo itong tama, ikakalagot tama, para kang kapayapanin balik po. Balik tayo kay Department of Education. Ano ka rin? Balik tayo kay, gusto na itang pamanyaplid na kayang DepEd. Ito naman, nasabi tamo po, nabanggit lang natin yung tungkol sa mga kapalpakan sa DepEd. Hindi sa layunin na sirain ang DepEd. Ay, hindi, siyempre. Lahat po nasira eh. Dahil just ang pandemic na yan eh. Diba? Lahat. Ang daming mga negosyo, ang daming mga trabahong nawala. Ekonomiya. Dahil sa pandemic na yan. Ilakolobra din tao. Siguro, gumawa ng kaparaanan talagang DepEd para tuloy-tuloy na matuto ang ating mga kabataang mag-aaral. Pero sa nakita ko naming online learning, hindi epektibo eh. Hindi epektibo. Tanggapin natin hindi ng DepEd, hindi epektibo.
Iyon ang nga po ko eh. Online learning. Module na sinasabi. Sa ano eh? Sa laptop? Ko. Sa cellphone? Pag pinasyalan ko, hoy, mag-module ka. Mm. Ay, Aliyah, panayang mag-gadget yan. Paano matututo yung mga... Gawin po rin yung mga module nyo. Kayong mga estudyante, tapos submit nyo sa mga guro para meron kayong grades. Mabuti pang ipinagpatuloy na lang. Ako, pabor ako sa face-to-face learning. Hindi pa kasi pwede sa kasalukuyang dahil merong COVID eh. Nagkaroon ng epidemya. Hindi ako pabor sa ano pa mang dahilan. Ngayon, kung hindi pwedeng sa face-to-face, wag na muna, ikat muna yung pag-aaral para, at saka kung magla-lockdown, total lockdown. Yung pa-sampiaw-sampiaw pa na dahilan dyan. Total lockdown, kagaya na ginagawa ng mga ibang bansa. Bakit sa ibang bansa? Total lockdown, pero gaget nilang na napawi yung problema nila. Dahil sa disiplina talaga. Siyempre. Kung magto-total lockdown ka, see to it, na preparado ang gobyerno. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ako, nagko-comment ako, hindi para i-downgrade ang gobyerno, pero may mga maling diskarte. Alam niyo kung hindi lang naglabas ng 272 billion, yung unang nire-release, Bayanihan 1. Isipin mo yung 272 billion para lang pangayuda, o maaaring sa ibang mga infrastruktura. Alam mo kung hindi na nilabas yung ilang billion para sa pangayuda, hindi naman natin natitiyak kung magkano yung total budget. Total cost. Pero ang daming nagre-reklamo, ang daming nagpakamatay, at daming nakukulong para lang makahanap ng makakain sa pamilya. Ang daming nagsasabing hindi na sila nagbigyan ng ayuda. Ha? Hindi pa sila nabibigyan ng ayuda sa barangay, yung kahit pagkain man lang. Merong mga ganyang report. Kaya ang sinasabi ni naging senador Alang Peter Cayetano, bigyan ng 10,000 per family para may approve na. Sinasabi ni dating Senador Alan Peter Cayetano, 10,000 po sa... bawat pamilya. Malaking tulong naman yun sa mga kababayan natin eh. Bigyan mo ng pera ng tao, lalabas at lalabas para bumili ng pagkain. Kahit may lockdown. Ang lockdown, walang bitas ang walang totally, walang lalabas ng bahay. Yun ang lockdown. Papantay kakain kung hindi tayo bibili ng pagkain. Kung ikaw ang nasa gobyerno, tinatanong mo yan, talagang kulang ka sa diskarte. Anong diskarte nga gawin natin? Anong dapat gawin ng gobyerno? Itanong mo sa akin. Anong dapat gawin ng gobyerno? 270... Ano ba yan? Something like that. 272 billion. Anong gagawin doon? Bigyan ng... Bilhin mo lahat ang mga gulay na nanggagaling sa Baguio. Bilhin mo lahat yan. Bigyan mo na ang bawat region. Bilhin mo yung mga produkto ng mga... Huwag kang tatawa. Pakinggan mo muna yung sinasabi ko. Bilhin mo lahat yung mga manufacturer, yung amalgamated companies. Yung mga Delata. Lahat. Kape, lahat. Bilhin na ng gobyerno yan. Hindi naman mahahati yung 272 billion. Mahirap na trabaho yan. Maraming trabaho yan. Pakinggan mo muna ako. Dami mo na kagad tineter ko dyan. Sige. Sino ang... mag-impose niya. Sinong gagamitin? Andiyan ang militar. Yan. Andiyan ang pulis. Yan. Kung kulang pa, mayroon tayong mga ROTC. Mayroon tayong mga mag-aaral na pwedeng i-augment dyan. Yung mga barangay level. Ang dami. Barangay pulis. Sila ngayon ang mag-distribute sa mga pagkain. Basta huwag ka lalabas sa bahay. Walang totally lalabas sa pintuan. Di-deliver natin sa bahay nila. Within 2 months, gawin mo yon. Hindi maubos yung kalahati ng inilabas na budget. Maniwala ka sa akin. May pagkain yung mga tao, walang nagutom, walang nagpakamatay dahil sa walang makain, lumabas at nahuli dahil sa may curfew, may lockdown, may mga lumabag, inuli, kinasuan, may nakakulong pa ngayon. Wala sanang ganun. Kung ang diskarte nitong mga dapat na mag-implement nitong pamimigay ng ayuda, sabihin na natin kung sino yung... In charge dyan. In charge sa ganitong problema natin. Gobyerno mismo, national government. Dapat ganun. Bilhin mo na lahat.
natulungan mo yung mga magsasaka, yung mga nasa Baguio, ha? Lahat ng gulay nila hindi nasayang. Eh bakit hindi naibenta ng mga taga-Baguio yung kanila? Tinapon lang, pinapakita sa Facebook. Oh. Ang dami tinatapon, mga repolyo, sayote, lahat-lahat tinapon lang eh dahil walang bumili. Dahil lockdown hindi may deliver. Ha? Oh. Ang daming requisitos na tinatanong. Oh. Gobyerno na dapat ang bumili niyan. Lahat ng mga ibinabyaing mga pagkain ng mga Pilipino, mga kapwa natin mga Pilipino na apektado rin itong pandemya, bilhin mo lahat dyan. Dalin lahat sa National Capital Region. Oh, ngayon, distribute mo per region. Hindi, yung sinasabi ko ba? Yeah, tama yan, maganda imposible yan. Kaya lang, sino makagawa niyan? Magagawa, Mr. President. Ano gagawin yan? Tandaan mo yung salita. Pag gusto mong gawin, may paraan. Sa English, pag ayaw mong gawin, if there is a will, there is ayaw mong gawin, if there is a will, marami kang idinadahilan. Sa English, if there is a will, political there is a way. Lang yan. Oh, see? Okay, RM Mamak Jr. Oh. Good morning, Kamed at Kapred. Oh. Nakarandam yung kaya. Oh, hey, dami nagiginig sa atin, ha? Kumusta po kayo? Kaya taga Mabalacat City. Kumusta po kayo dyan? Wala ka na eh. Ang Mabalacat City Water District, Tatang Deng Pangilinan, pinakukumusta ka ng mga taga Mabalacat. Kumusta rin yung mga kaibigan natin sa media, Pampanga Press Club, kumusta po kayo dyan? Balume. Carnel San Pedro, kumusta po kayo dyan? Ending, dakal ka pa talaga. Ay, siyempre, marami nagiginig eh. Dakal din mga kirandam eh. Then mong Guardians, then mong CCW, then mong Tropang Crime Watch. Kung yung mga implementer nitong problemang ito sa pandemic na ito, ay may iisang taong nakaisip ng ganon, hindi sana ganito nagka-problema. Ang problema, walang iniisip kundi maglabas ng budget eh. Pera ang pinag-uusapan nila. Hindi yung kapakanan ng mga mamamayan. Kapakanan bakit? Daw sa mamamayan, ayuda, bigyan ng pera. Mali. Bakit? Bigyan mo ng pera yung tao, magtongis siya. Sa aliyang halak, minom siya. Sugal siya. Nangyari ba yan o hindi? Tanong kita, nangyari ba yan o hindi? Meron nangyari. Pero kung ang ginawa mo, lockdown. Seryoso kong lockdown. Umiral talaga yung parang martial law sa mga yan. Sa mga komunidad. Yan. At pinahandar ng gobyerno ang militar para masusing bantayan ang curfew at lockdown. Walang lalabas. Pag may lumabas, ulin, yung may ibang bansa nga, pag may lumabas, babarilin eh. Kaya takot yung mga mamamayan. Pero hindi nagutom. Pinakain ng gobyerno. Dinideliver yung pagkain. Ganon din sana yung ginawa ng gobyerno. Kung halimbawa, binili lahat ng mga kailangan pagkain ng mga tao, dinala sa isang sentrong lugar, halimbawa sa city, ipamigay sa mga barangayan. Yan. Ididistribute sa barangayan kung sa mga barangay kung lutong pagkain o lulutuin pa lang. Walang problema yan. Ang importante, may makain ng mga tao. Correct. Ang problema ko, ang daming nagutom. Pero, ilang bilyon ang inilabas na pera alam sa mo, ating kaban? Alam mo, inubos eh. Alam mo, suggestion. Alam mo, suggestion mo yan. Dapat merong mag-suggest sa Senado at Kongreso para magawa yan. Ewan ko. O, di ba? Baka pera para nangisip. Yung community pantry, nakakatulog na yan eh. Nakakatulog sa mga tao. Alam mo, kaya ako, sa isang banda, yung oposisyon ngayon, yung mga oposisyon, mayroong ano eh, mayroong tinitirada eh. I-audit muna, ipa-audit yung unang lumabas na budget tsaka yung pangalawa, pinapa-audit eh. Dahil may duda sila na yung ibang mga budget, like for example, sa mga ayuda para sa mag-aaral, hindi pa raw nagamit, bilyones ang pinag-uusapan dyan. Yo, asan na yan? Bakit kailangan umutang pa tayo para pambili ng bakuna? Bakit hindi magamit yung mga budget na inilaan sa isang lugar na andyan pa yan. So may punto na ang mga oposisyon na ipa-audit yan. Yan. Kaya ginagawa na yan ni Presidente Duterte. Pero, tularan na lang sa Presidente tsaka si Senador Bongo kung at saka ginagawa ni Sara Duterte kung sakali, sa Davao.
i-extend pa good yung, governance. I-extend pa yung COVID na yan. Oh. Eh kung sakali lang. Huwag naman sana. Huwag naman sana. At maggagastos na naman ng pera ng gobyerno. Oh. Sana naman ng gobyerno, dahan-dahan sila. Gamitin sa wasto yung tama, pera. Tama. Dahil pinagpaguran ho yan pawis ni Juan Pasan de la Cruz yan. Bilhin lahat yung mga produkto ng mga magsasaka. Hindi yung lagi na lang sumisigaw yung mga magsasaka. Eh, dati-rate, di ba, nagkaroon ng crisis sa pagkain. Oh. Ultimo kamatis, eh, magkano yung kilo? Pati, 160 pesos per kilo. Pati bigas, binibili na yun sa ibang bansa. Magkano ng kilo ngayon sa kamatis, alam mo? Ha? Magkano ngayon ang kilo sa kamatis? 10-15. Oh, yun na. Yan ang problema. Dati may gitsanda. Oh. Alin, sino ang agrabyado ngayon? Taong bayan. Magsasaka. 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 Oh, alam na ng gobyerno ito eh. Yung mga baksak preso sa mga gulay, biglang bumagsak. Dapat yan ang bilhin. Sila nang bibili. Huwag mamigay ng ayuda. Yung panukala ni... Peter Cayetano. 10,000 per family. Congressman. Dating speaker congressman. Alan Peter Cayetano. Oh. 10 peso. 10,000. 10,000 per family. Mali yun. Mali yun. Wag, makakatulong din si... Makakatulong daw sa puhunan sa negosyo. Ito yung makakatulong, pero huwag mong bigyan ng pera. Hindi naman, ano eh, hindi naman acceptable ngayon ng pagninegosyo eh. Mayroon pa rin tayong mga lugar na naka-lockdown. Ha? Oh. Kahit luwagan ngayon, pag dumami na naman, nagbigay na naman ng record ng DOH, lockdown na naman ulit, igpit na naman ulit. Mm. Para tayong sipon eh. Anong lumabas na ng sigutin? Hindi maganda ho yun. Bigyan ng ano, gastusin ng pera sa nararapat na paggastos. Dapat, sa karapat bumili dapat. Bumili na ng gobyerno ng pagkain. Oh. Ipamigay sa mga tao, oh. Huwag palabasin ang bahay. At ako naman, tayong mga Pilipino, masunurin eh. Hindi ho matigas ang ulo. Mali yung sinasabi ng mga mamamahayag, broadcaster, na? Kahit sino pang nagsasalita, na marami daw matitigas ang ulo. Lumabas sila eh. Tatantaduan nyo. Oh. Hindi matigas ang ulo. Oh. Kung ikaw ba? Walang face mask. Ikaw ba? Hindi nalalabas kung alimbawa, ni pagkain, kahit tinapay lang, at tubig, mabubuhay na yung mga tao. Wala silang ganun, hindi ka lalabas. Lumalabas naman sila. Kumukulo na yung sikmura ng mga bata. Lalo na kung essential yung kailangan, yung lalabas pagkain. Lalabas yan. Gamot. Tapos lumabas siya para maganap ng pagkain, sasabihin mo, matigas ang ulo? Pasaway? Sino ka? Sino ka? Tao ka rin eh. Siguro ikaw, kumakain ka. May magandang... Eh, paano naman yung mahirap? May magandang pamumuhay. Kawawa, oh. Paano yung mga sinasabi mong pasaway, kaya sila lumabas dahil walang makain? Hmm. Sige nga. Katarantaduhin yung sinasabi natin gano'n. There is no such pasaway. Lalo na kung ikaw. Eh, di ba yung tawagin mo na akong pasaway? Basta makahanap ako ng makakain nung mga kumakalamang sikmura ng mga anak ko. Tama. Dapat mag-isip eh. Bago mo sabihin sa isang tao, o sa mga tao, maraming pasaway, maraming matitigas ang ulo. Ikaw ang matigas ang ulo. Ikaw na tao sa gobyerno. Ikaw na mamamahayag dahil sa magandang sweldo mo, hindi ka nagugutom at parang VIP ka pang tinitreat ng mga government agency, hindi ka nawawalan. Sasabihin mo sa mga tao, oh. Pasaway, matigas ang ulo. Ikaw ang matigas ang ulo. Kawawa yung mga tao. Dapat kaawahan dahil inalisan mo ng trabaho, inalisan mo ng pagkakataon para makapaghanap buhay. Dahil lockdown doon sa isang purok, dahil sinasabi ng DOH na sinungaling na mayroon na namang nagpositibo doon, isang pamilya. Abay, pikbungan ng halte, anong gagawin doon? Lockdown. Pag nilockdown, di ka pwedeng lumabas. Makapaghanap buhay, makapag-tricycle. Anong gagawin? Lumabas. Oh. Anong gagawin mo? Doon ka lang sa bahay. Oh. Ngayon, kung ang isang barangay, ang mga barangay ibigay sila ng pagkain. Walang magandang diskarte, kahit pagkain, hindi mamigay ng pagkain. Anong mangyayari sa mga tao? Isang araw, 24 hours, hindi sila kumakain. Dagdagan mo pa ng isang araw, 48 hours, hindi kumakain. Hindi ba mag-iyak yung mga bata? Iyak. Gugutom yan? Kawawa. Ha? Talagang magwawala yung mga bulate sa tiyan ng mga bata. Oh, ngayon, kahit na patago, lalabas at lalabas yan dun sa purok na kinalalagyan. Anong dahilan? Sasabihin mo, pasaway? Matigas ang ulo? Walang makain yung mga anak? Eh, tarantado ka.
Anya po, hindi ka nag-iisip noon, hindi ka nag-iisip. Yung sa 7 mi po, Kenny, na kailangan yung tao, tanya sipag at syaga, masipag ya, tricycle driver ka, lulwal ka, manintunan ka para ka rin hanap. Kasi, takala-discard yan po ang ability ng kamed eh. Alam mo bro, di magtinda kang buko, magtinda kang barbecue. Ipanyabyan mo ngayon, di nung alang lockdown, ka. Nung alang COVID, pwede sasabihan mo ngayon, karakaldara yung mga sipag, karakaldara yung mag-tricycle, huwag yan magtinda lang buko. Yapin. Yung metong ataw, gawan at gawa na yung eganagan ng paralan, lalo na nung atin na yung pakibatang kimbi, atin na yung pamilya. Pamilya. Para mo, biyaya na rin pamilya na. Yung punyetang COVID ay hindi na tangya, linakdown din ang lugar mo, agya masipag ka, e ka makakimot, uling e ka pwede lumual. Ating batas, pwede kang may kaswan. Ha? Potang kay, luluan lang ano, pangasasabun to, kalalang face mask. Pamangan mo, wala lang pamangan. Pasalwan mo pang face mask, pikbo nga na kaning alte. Ibiyerno ka dapat, pamudmud mo rin face mask. Ayan naman kailangan itang sandang safety protocol. Mga tingkong face mask, tingkong face shield, manos ko gamat. Ito, gagawa na po ng gobyerno ito, karing tao, para kayo makapag-obra kayo kayo. Basta tutukyan niya mo siya yung health protocol. Eh, balang gobyerno niya. Ito sinabi ko nandun may kakalimuan, Mr. Brent. Sano? Darating na naman yung eleksyon. Oh. King eleksyon. Sa eleksyon, oh. Diyan tayo makakabawi. Pumili kayo ng mga tao na mayroong puso talagang magmamalasakit sa mga tao. Kahit na wala pa sa posisyon, nakikita nyo niyang may malaking pagmamalasakit sa kapwa. Kung maaari yun ang pilitin yung maging ano, puno nyo sa barangay. Bure! Kaya po sa ano po, Kamed, sa October, Certificate of Candidacy, dito pong bisantagal, o ito, mag-apply na kayo bilang public servant, pero sa mas na nyo, makilala yung pun ka rin kayang bunga, nung yung tao po, gagawa yung mayap, gagawa yung masanting. Alo ba nang kikatamong Kapitan Tony Mamak, gawin ng tama, ay siguradong talada kang pasibayo din tao. Yan, nung wala kang gagawan, walang ba na kang kapitan, walang ba na kang mayor, wala kang gagawan, ala ka. Pero yung nakalupan ng kikatamong mayor na po ng Angeles City, eh, Mayor Pogilas atin, sasawap ka rin pakakalulu, may gadget ka rin anak. O ito po importante nung nanagawa mo, kayong kikatamong bansa. Niya, sinabi ni Beto Kapresidente, John F. Kennedy, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Eh, mukukutang, nung nano nga isawap na ng bansa ka, nung nano nga isawap mo yung bansa. Amen. Dindang ko na yan. Wala ako sa itang... Emo, eh ka mangutang nung nani nga saop ng gobyerno kaya ka. Nung isipan mo, nung nano nga saop. Nung nano nga saop ng gobyerno. Nung nga saop mo kaya ang gobyerno. Yan, malapit na mo po yung pamag-registro para national position, presidente, vice-presidente, na po, congressman, senador, then barangay official. Kaya pong October, mag-apply na kayo. Imbis ako mag-apply. What may kawatatak kaya ka, partner? Ay, ba't yung election po kaya May 2022? May kawatatak kaya ka eh. Ano yan? At panay mo po yan, di manong kulang ng ilis. Bakit kayong babala ka, tera ka kilala ka rin? Eh mo papasyalan. Ali, mangutang naman kasi din. Mangutang naman kasi din. Mangutang naman kasi din senior citizen. Ano? Kapilang ka na yung pamagbakuna ka rin senior citizen. Kaya naging mabalak. Then senior citizen, hila pa yata may vaccinated eh. Kaya naman ko rin manong kulan. Oh. Very good yung manong kulan kay ng Angeles, ha mo. Yung mabalakad. Yeah, very good. Ha? Kunan talaga din taong balen. Bumana ka din. Taka mo balakad, kayong mabalo. Bakit teka papasal kay munisipyo? Aliko. Kay Sityon. Aliko. Warkong Garbo. Aliko kami. May pikubukan. Pero, taka niya Pepa Gondalan. Ha? Taka niya Pepa Gondalan ni Mayor Ngini. At saka taka niya... Mabukod kaya itang pamagpagawandalan. Kaya niya sikasunod yung senior citizen. Maka na ano yung wari-service yung Mayor Garbo? Oo. Maka na ano yung service? Kung nanda ka ulin, mabalaki niyo ka. Oo. Maka na ano yung service yung Mayor Garbo? Ay, din tao ilang kuna mo ilang magbalo. May kawari tao. Bumara ka din nga. Tao. Umot makiba. Basta mo istungi ka. Kaya sunopan. Lalo na din masakit ka rin senior citizen ni Mayor. Basta mo istungi kita ka Mayor Garbo. Sinawag ka rin senior citizen. Ako, talaga ngayon ko papasyal mabalakad. Ay, ay, ay. Malagad mong tutuitang mamasyal ko eh.
Pero ika, aligo. Mabalakat ka. Mm-hmm. Ha? Mm-hmm. Bakit? Eh, papasyal kayong barangay Mayor Garbo, eh, akakit. Nangkay, babiya lang ang kay. Nanita, ayuda. Kukutang ko nung iyakit kayo, akakit siya ba yung, dapat kayong manungkulan, visible niya ka rin tao. Dapat. Akakit de. Dapat. Eh mo akakit kahit ang panahon na medyo manandaman niya yung presidente, pahinto ng tereng pikbungan ng ating oposisyon. Ang oposisyon, ilang pahinto na eh. O, ikateta naman oposisyon, mangutang ko mo. Kukumustan kay Mayor Garbo? Na ano ba yung aktibidad na? Na ano ba yung gagawa na servisyo mabalakat? Very good ya ba? Oya, very good. Ay, medyo ka rin very good yan eh. Mayor Jing Kapiling Porak. Ay, pikbungan na ka ng ating mabalakat. Ah, okay yun. De la me porak! Mayor lang. Kini naman gingangil eh, si Mayor Pogilo si din. Nagawa na lang po, pasalaman na din yung sudyante, hindi na nung cellphone, hindi na nung gadget. Makapag-aral lang sa lese. At pilang pa mong interrogation, no? Bata balo ko nang eka makagarbo. Eh, kung may sasabing Mayor Garbo, ano eh? Eh, naku man po, masyadong palakad. May pasyalan, Mayor me? Awa, patangkay. Hey, habang may kay porak, ako, buri kaya kanyan. Ay, takaya pa ba? Mayor Jing Kapil, sir, kumusta ko po? Bakit, akay ko, manikwa ka tang update, Fred Montes. Kasi kitang may nga paunang kanyang bayo-bayo la paluklok din. Natin lang inaproba ang resolusyon eh. Na mga landfill. Balak may tang balak ding italakad kay ni Kim Porak kaya ko nabalo. Ay, ay ko nabalo nung nanimilyari nung ay, may talakad niya bawa yan. Kaya ka na akong, aintin dyan, kaya balita na yung Mayor Jing Kapil ang poring kayang councilors, ereburitang usyanan din ba suring Porak? Mali ka, Mr. Fred Cortez. Mali na lang ka mali pa nanta, taka mo naman gawin din lampil. Ali, mali ka, tinapilinwal resolusyon. Wow. Approve resolution. Oh, buti naman na ba? Buti ayun naman ipatupad ni Mayor. Alice, itong may approve na yung resolution, Mr. Fred Cortez, eh malyari nga ni Pirman ng head na ng munisipyo ng siyudad. Ito sinabi din, approve resolution, approve na yan. Kanino may approve? Natural, kaya may itong balen. Halimbawa, siyudad ka, may kaya approve resolution king council. Pirmado na yung ang kereng gana-gana, pati kang congressional kay nung nining congressman keng second district kasasawag kita munisipyo nga ito approve resolution ni eh. Itong ating pangyepaka pirma eh pa approve resolution bunga na kaning alte ay okay. Pasalamat na po kang congressman Janjan Lasatin eh po kareng skwela ang pepagawa na kung si congressman Janjan Lasatin da kaya nang pala pepagawa ng skwela siyempre oh? may paintagon niyo oh? Bil da kala may balo yung tayimik yung kaya katang congressman sa yung Kempers District. Pero da kala maliliyari, deng may tawin lang may balo. Congressman Jan, may tawin lang may balo. Yan rin may jahera makahing balo. Ala, yun na balo. Pero yung tawin lang may balo. Da kala mga talakad, da kala may ngayaring infrastructure, kaya nimong kaya kami, LNW. Second story building. Mabalakad. Busbusita. Four story building. Maragol gastos yan. Pero itapong build na ng presidente. Yan. Ito kaya may ka puri kaya. Yan. Build ayan. Dakala talaga may ngayari. Okay, lahat ng oras, Mr. Fred. Magpahalam na ka. Maraming salamat. Hindi kayo pamagrandam. Diyan pong kaluguran tamo. Diyan kayo yung CCW. Diyan kayo Guardians. Diyan Rotarians. Ipayabot mo pigwe kayo. Yung Maya Poras. At pagrandam ko po. Yung Action Balibago. Diyan Deng ano sa Shun family, deng Cortez family, deng Dison family, deng Oson family, deng ano sa Shun family, deng Dunga Liwanag family, Bigal, Mabalakat, Pampanga. Good morning po, kayo ko, nepo. Ang po rin kaya katamang kaluguran kay ni King CIO naning Angeles City, Arnel San Pedro, Deng Pangilinan, Rudy Simeon, po rin kaluguran tamong Medya Ken, makirandang lagi ka tamo. Dakal po salamat, Maya Poros po. Panubaya na katamo na po ni Maya Paya Gini Diyos. Ito ha, basa o. Ayan, ay ka. Opo, nang nukurakal deng kay viewer tamo eh. Basa talo din alawa bukas, kamed.
Good morning, Kamed. Yan. Kapre, Dan. Ito mo nga babasa ako. Tagawad Makoy, Marcos. Good morning. Ah, okay. Yan, especially Boss Cap and Sec Billy at DJ Chow. Okay. At syempre, yan ay mamak din po, Mama Manalbea po. Sabi na po, good morning po, Kamed and Kapred Cortez. Ayan po. Okay. Yan, karoda din yung katang caller. Manatili kayo pong makatuto. Kulin dakal ko, abalo kayo kami kayo ni. Lalo na rin, Rivian ng Cortez, ano eh, pa bubulos. Opo. Okay. Pansamantala po, magpaalam kayo, pasubay kayo kayo. Aldo Webis ngayon ni Fred Cortez. Aldo Webis po. At bukas din, Aldo Biernes at Chugepa. Tapos Domingo, painawag kayo po. Dinanda ko pong metong trivia. Minimbento po kay motorsiklo. Trivia. Okay. Gottlieb Daimler of Germany. Yan. Okay. Metong yung trivia yan. Yan po. Bakal po salamat. Aldo, bukas. Yan. Biya ko na ngayon yung kutang ko. At trivia ng Fred Cortez, pakibata na kayo. Eh, ne, kasakit na kasakit. Bayo ko magpahalam, sabihan ko na yung kutang ko. Nanya? Sir Fred! Nanya? Eka pa makibaten, eka pa magsalita. Sige, sige, sige. Hindi makapagpahalam na ka. Kutang tamo kang Fred Cortez, Ninoing Menulik ang Jose Rizal. Yan po, abalo tayo. Dakal po salamat. Abalo tayo bukas kang Fred Cortez. Dakal po salamat. Alapong taong malas and taong masipag. Okay. Dakal po salamat. Bendisyonan na katamot panuanan ng kikatang ginong Diyos. Sige, okay, kanta sa iyo, Fred Cortez, action, balibago. Kaya pa kong Webis, bukas, mikitikit ang pasibay. Bye-bye.